No? Sa Facebook po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so far, ilan ang ating participants? So, we have 9 participants. So, good morning po, no? So, marami, konti, tuloy po yung ating pong ginagawang libreng webinar po, no? So, topic natin, differential calculus, no? So, ito medyo mahaba-haba po itong ating pag-aaralan. This is around 3.5 hours, no? Okay? So, paki-on po muna para makapag-start na po tayo. Yan, pakilagay po muna una yung pangalan ng school, no? Tapos yung pangalan po ninyo. Eh, ano bang school si Mr. Corpus? John Mark? Ayan, oh, may taga-UE tayo, no? Yun. Kaano ko, mga ka-warriors ko, no? UE, oh, tama-tama, nakapula ako, no? Alam nyo, kasi ako'y graduate din ng UE, no? UE Caloocan po ako. Parehas lang po yan. UE Manila, UE Caloocan. No? Iisang, ano yan, dugo yan, no? Ang dumadaloy ng mga warriors. Okay. Sige po. Yan, may taga URS tayo, may taga PUP, may taga NU, CCP. Ayun, may taga Manuel S. Enberga University Foundation. So, good morning, Sir Jet. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ayan. Okay. Medyo na-late tayo kagabi, sir, ha? Sa ating seminar. Busy sa trabaho. Sir. Okay. So, tapos ano ba yung isa? Kabsu yun. Ah, yun ulit. Si, ano, si Dropper. Oh, mata lang ang nakikita natin kay Dropper. Okay. Sige. So, asya nga pala, no, bago tayo magsimula. Bago ko makalimutan, bukas po, no? Meron po tayong live lecture, no? So this is live, no? Via Zoom, no? Papapanood din ito sa ating Facebook Live, no? Pati po sa YouTube Live, iko-connect po namin, no? So paki-ano niyo po, paki-invite niyo po ang inyong mga kaklase, no? Yung ating kung may mga katrabaho kayo diyan, no? Mga kawerpa, no? Ila-live po natin, no? Para makita nyo po yung actual po na setup po namin dito ng aming classroom. So, dito po sa aming munting kwarto. Ano? So, na sinetup po namin, no? Sinika po namin na magaya namin ang setup mismo sa powerhouse o mismong classroom ng powerhouse, no? Sinisikap po namin gayahin yan, no? Kung ano yung mapapanood yung setup doon, ganun po ang ginawa namin, no? Tsaka i-improve pa po namin yan, no? With some other factors, no? So, unti-unti, no? Anyway, at the end of the day, this is still better than the other center's way, no? So, kasi nakita ko yung ano eh, nakita ko yung mga ginagawa ng ibang review center dyan, ano? So, hindi nila magawa itong aming setup na ganito, no? Papakita natin bukas yung actual po na talagang live, no? Lecture tayo. Paki-invite nyo na po sana yung inyong mga kaklase, yung mga taga-PUP dyan. May taga-Bulso ba tayo? Yung mga taga-UE dyan, no? Meron tayong actual review lecture, no? So, libre nyo lang makukuha po online, no? So, REE review po ito, no? So, hindi naman po, no? Hindi naman po lahat ng REE subjects namin ay naka-Facebook tayo. Hindi naman. May mas marami po yung aming mga private lectures. For our enrollee din naman, syempre, dahil nagbayad sila, no? So, from time to time in a week, iaano lang po namin ito. Sa loob ng isang linggo, meron lang po, on the average, we will give you 3 topics. So, 3 topics po, no? Actually, meron na tayong schedule for next week, no? So, tinatapos lang yung aming Photoshop advertisement, no? Next week, it will be statistics and probability on Monday, no? And space vectors, no? On Tuesday, it will be integral calculus. Okay? So, babalik ulit si Mr. Very Easy, no? Engineer Roy Garcia on Tuesday. Then, on July 1, Wednesday, it will be, ito, magandang topic po ito para po ito sa mga young engineers natin at saka sa mga
examinees natin, no? REERNE examinees, no? So gumawa po ako ng topic na i-seminar ko na rin po ito before sa Adamson University. So this is about the career opportunities for REEs and RNEs, no? Dinagdagan ko na po 'yan ng mga maganda malaman niyo rin po yung nasusulat sa batas, no? So mga ang tawag ko doon ay RA 7920 provisions on REE and RNE examinees. So para nakakasunod tayo sa batas, so i-discuss po rin natin 'yan, no? Pati yung mga opportunities ng career, no? Yan, iaano po natin? I-discuss po natin. That is live on July 1, no? Ilalive ko po yung lecture na 'yan. Then July 2, meron naman po tayong this is circuit part 2. Ay, siya nga pala, no? I'm sorry to say this, ano? Ang nabanggit ko, nakita ko sa schedule pala yung schedule ng review namin, no? Then transient ilalive. Pero ang amin pong, no? Iko-connect sa webinar, no? Yung libre, no? These are integral calculus, career opportunities, and the electrical transient, no? So tatlong topic yung nakahain next week, no? Kala ko review tayo. No, hindi pala. Tayo ay webinar, no? Free webinar. Ulitin ko lang po, for next week ang ating pong free webinar, ito yung mga topic on June 30 integral calculus, on July 1 career opportunities for REEs and RNEs. On July 3, that is Friday next week, no? Again, I'm going to live the electrical transients, no? Para makita nyo ng actual mismo yung setup namin ngayon, no? Dito sa aming munting lugar. Okay. Hello, hello, hello. Tayo ng konti. Okay. Sige. So, ganun po. At mga nanonood sa Facebook, good morning. No? This is Kuya Reg in the house. No? Kuya Reg in powerhouse. So, just call me Kuya Reg. No? Ayoko na ng Sir Marinay. Ayoko na yun. No? Hindi maganda para sa akin. No? Ayoko na nung Sir. Kuya Reg na lang. O Kuya Reggie. Kuya Reg. Okay? Para may distinction tayo. No? Kasi sinabing Kuya Reg sa EE, tayo lang yon, no? Okay? So, muli, yung pong aking challenge, no? Sa ating mga colleagues sa business, no? Okay? Para lang naman po ito sa kanila. Hindi naman sa, talaga sa lahat ito, no? Para sa mga nagtuturo, o especially sa mga nasa review center, no? Industry, no? At sina-challenge ko kayo. Patingin yung itsura ko, hindi ko makita. Sina-challenge ko po ang ating, total to, nasa Facebook ito, no? Hinahamon po namin ang nasa review center industry, no? Especially kayo po, no? Hinahamon po namin kayo. Ano yung hamon namin? Magbigay din po kayo ng libreng webinar. Kasi tulong po natin ito sa mga future electrical practitioners, no? Alam nyo, napaka-delikado kung alam nyo po, no? Kung alam nyo lang ang kabuuan ng field natin. Ako nga, no, inabot ko yung ganitong edad, eh, hindi ko pa rin alam yung buo ng electrical field, no? Still, I have to study every detail of a specific field, no? Walang makakapagsabi niyan, kahit mga PEE, na alam niya lahat ng field ng EE, no? Kasi may kanya-kanya tayong specialty. So, ang aking lamang pong hinahamon ay yung mga nasa field ng electrical engineering education, no? Especially sa mga may review center, no? Anyayaman na po ninyo, mga sir, mga ma'am. Baka pwede tayong tumulong, no? Kasi nakakapagtaka, eh, no? Engineer na, no? Malalaman namin sa mga training, no? Engineer na, hindi pa alam yung mga ganito, ganyan, no? Very basic yung ibang bagay. Meron nga, paggamit ng tester, mali pa, eh. No? Bakit? Ay, pumutok yung tester, no? Sabi ko, i-check lang yung continuity. Biro mo, continuity. Nag-check ng continuity, naka-ohms, no? Continuity, naka-ohms, pero konektado sa supply, ha? Oh, hindi alam ang pagte-test, no? Ayun. Hindi niya alam yung tawag doon sa ano, test prod o test lead, ha? So, paano yung, what about that? Graduated for 5 years in electrical engineering, no?
So, this is our challenge, no? This is our challenge to my colleague in electrical engineering education, no? Hindi ko sina-challenge ang lahat ng field, ha? No? So, specific po tayo sa mga electrical engineering education, no? Actually, no, I am proud, I am happy that my colleague, no, Engineer Danny Gapusan of TUP Taguig, alam nyo, nauna pa siya sa akin magtuturo, nagturo online. Wala naman siyang review center, no? That is his care for his student, no? So, tingnan nyo po ang, ano, ang Facebook Live. Follow nyo po si Sir Danny Gapusan. From time to time, meron siya mga online lecture, no, sa Facebook Live. Naglagay lang siya ng maliit na whiteboard dun sa kanyang, ano, makikita mo, it's an amateur setup, no? But what's important is his heart, no? His passion of helping his student, no? Yun po ang aming hamon sa inyo, no? Yung mga nasa field ng education. Electrical engineering lang naman, no? Ayan, lalo na yung mga may-ari ng review center dyan, no? Mga sir, no? Ay, may kilala nga ako dyan, eh. Nakapagpatayo na ng limang bahay, no? Iilan lang naman sila, no? Tatlo, apat lang ata sila sa pamilya, ang bahay lima, ano? So, mga sir, mga ma'am, baka pwede naman anggihan natin ang mga estudyante natin, no? Eh murang-mura lang naman po 'yung pagse-set up ng ganito. Eh chicken na chicken lang po, no? Baka sa baka ang halaga nitong set up namin eh mas mahal pa 'yung sala ninyo, no? So, china-challenge ko po kayo 'yung mga hindi ko alam kung anong tawag dito sa challenge natin eh. So, ano ba ang maganda? Huh? Niisip ko kagabi kung ano ang tawag sa ating challenge na ito. Kasi di ba si Leo Marcos ay mayaman challenge, no? Siguro ano na lang, mayaman sa kaalaman challenge, no? So, labas kayo sa Facebook, sa YouTube, mga colleague ko, no? Alam nyo, sa nursing, sa LET, ay nako, ang dami ng online review. No? Yung ating mga teacher, professional teacher, ha? Yung mga mag-e-exam sa LET, ang dami ko na pong nakitang online review. Libre yun. No? Tulong po ng mga malalaking reviews, eh, kahit hindi nga malaki. No? Tulong ng mga review center yan sa mga professional teacher. No? Yung mga magbo-board exam ng professional teacher. No? At for your information, ang powerhouse po, no? Before, to be honest, before nag-conduct po kami ng ilang batches na rin po ng LET na yan, no? Nag-decide po kami. Medyo nahinto lang po kami ng lately, siguro more than one year lang nahinto namin yung program because it's a major decision na ginawa namin. Pero intact po ang aming mga lecture video niyan. Baka may mga kilala kayo mag-e-exam ng LET, i-upload din po namin sa YouTube ang aming mga lectures. Bibigyan din namin ng libreng review, ha, ang mga magiging professional teacher. Yan. Lalagay na po namin yun. No? Dating ko, ha, sa LET lang, ha, hindi sa REE, ha, saka RME, ha, hindi, ha, hindi kasama yun, ha. Okay? So, sa mga professional teacher, no, yung inyong dalawang subject ay i-upload na namin, no? Yung general education at yung professional education subjects, no? Tulong namin sa mga guro. Alam natin ang hirap, no? Ako, alam nyo, nakakita ako ng ano eh, talagang matinding sakripisyo ng mga teacher. Napunta ako dun sa area ng Quezon City ba yun? Sa Baseco ba yun? Alam nyo yung Baseco? Lugar ng mahihirap yun, ang dami, no? Alam nyo ang mga classroom, ang pagitan nila, hindi plywood, ha? Hindi konkreto, hindi plywood, ha? Ang pagitan, kortina, ha? Tapos ang estudyante, mga 50 mahigit. Ang daming nakaapak na bata, no? Elementary. Tapos yung teacher, turo pa rin ng turo, no? Bayaning mga guro, no? Tayo naman sa review center dyan, naka-aircon tayo, mga sir, mga ma'am, no? Ang laki na kinikita natin sa review center, no? Liban na lang sa powerhouse, no? Tayo'y kakapranggot lang ang ating estudyante kumpara sa kanila, no? Yung mga malalaki dyan, no? Siguro kung daan-daan na yung estudyante nyo, lalo may libo-libo pa. Challenge ko po kayo, mga sir, mga ma'am, no? Ha? Sana challenge accepted to, no? Mayaman sa kaalaman challenge, no? So, ano bang magandang tawag? MKC, no? Mayaman sa kaalaman challenge, no? Sina-challenge ko po kayo. Nasa Facebook po ito. Napapanood niyo po ako. Alam niyo, meron. Kahit nagsisimula pa lang kami, may mga bashers na po kami. Okay lang po yan.
projected na po namin yan. Alam ko na po yan, mga sir, mga ma'am, no? Baka nga iba sa inyo, kilala ko pa eh, no? So, alam ko na po yan, no? Meron nga doon sa electrical design seminar namin, ano? Pero sabi ba naman, legit ba to? No? Para walang tiwala sa atin, no? Legit ba to? No? Ayan. Ano pa? Meron pang isang comment, ha? Ang sabi ba naman, pwede ba ako na lang ang speaker dyan, no? Okay? Sabi niya, because I am a PEE. Wow, ang dating ni sir, PEE. Eh, ganun pala sir eh. Hindi magtayo ka ng sarili mo training center, no? Sana sir, ang proper, ganito, turuan kita sir. Sayang, PEE ka pa naman sir, kung nakikinig ka. No? Turuan kita sir ng proper conduct, no? Ano tawag doon? GMRC? Anong tawag yung ano sa school? Good morals and right conduct, sir. Kung nakikinig ka, sir, kung connected ka, yung PEE na nag-message sa akin. Sabi niya, sir, pwede ba ako na lang ang speaker niyang design course mo? Wow, antindi mo, sir. Sir, mag-setup ka ng ganito, challenge ko sa'yo. Tutal, gusto mo magturo? Challenge ko sa'yo yan. No? Challenge ko sa'yo yan. Magturo ka ng ganito, mag-setup ka ng ganito. At tinitiyak ko sa'yo, sir, kung sarili mo lang, hindi ka makakapag-setup ng ganito. No? Napakahirap po mag-set up ng ganito kung alam niyo lang bago ko makita sa bago niyo makita tong pagmumukha ko, no, kahit na medyo bukbukin na. Medyo namasilyahan ako do sa advertisement eh, no. Okay. Siyempre naka-Photoshop 'yon, inad 'yon, no. Tsaka mga 4 years ago na 'yon, ano. Okay. So, matagal na 'yon. 5 years yata. Hindi naman 10 years, no, kayo naman. Oh, so ayun ang sana ba sinasabi ko? Lilito ako ng mga kasama ko rito eh, no? So, yun po, ha? Oh, yung mga PE dyan na nagtuturo. Eh, mga sir, challenge ko po sa inyo. Ang challenge ko, ha? Hindi once a month. No? Hindi. Bigay kayo. Dalasan nyo pagbibigay. Total, kayo magaling, di ba? Oh, mga sir, magagaling kayo, di ba? Labas kayo sa Facebook. No? Meron pa nga akong mga basher na ano eh. Consider ko na rin basher yun eh. Bakit mo sineshare yan? Dapat confidential yung knowledge na yan, wag mong ikakalat. Sabi ba naman? Meron pa ngang isa eh, hindi na mag-e-enroll yan. No? Meron naman, meron akong na-meet na engineer. Maganda, may turo to sa ano, sa YouTube, sa ano to lang. Ay, hindi, confidential sa amin yan. No? Depende naman po sa confidentiality. Pero the best you can, hindi ko naman sinabing lahat ilabas nyo, kasi hindi naman din lahat nilalabas namin. No? No? Ang sa atin po ay, tumulong tayo kahit kaunti, no? Kasi may nakita akong programa sa TV, no? Eh, gina-challenge yung mga doktor, no? Yan, napanood ko eh, meron ako napanood eh, no? Kahit isang araw lang, no? Eh, yung ating mga doktor magbigay ng libreng konsultasyon. Eh, ano ba naman yun? 365 days, no? Ang mga lawyer magbigay ng libreng legal consultation. Okay? Yun ang challenge nung napanood ko sa TV, no? So, ganun din po kami. Oh, si Yorme may challenge, no? Yorme, di ba? Si Mayor Isko, di ba? Ano challenge niya? Kahit isang buwang sweldo lang, no? Ng mga politiko, senador, congressman, tumulong para sa mga dito sa nangyayari sa atin. Yun ang ano ng ating Yorme, no? Then nasa Caloocan pala tayo, nakikiati na tayo. No? O kayo po, yung mga colleague ko sa electrical engineering education, lalong-lalo na sa review center industry. No? Marami na po tayo, nakikita ko sa Facebook, ang dami na rin palang review center sa buong Pilipinas. Ng ano, no? Tingnan nyo po sa Facebook ang mga FB account ng mga review center. No? Yung iba po, wala po akong nakitang setup nila kung paano sila nag-conduct ng review. Meron akong nakita, ano lang, hindi nakikita yung teacher, no? Nakikita lang sa computer lang eh baka antukin na po ang mga bata, no? Alam niyo para magaya namin yung sa powerhouse, parang actual classroom, ay nako isang katutak mapipindutin dito at saka may isa pang software, no? Hindi lang po Zoom lang, no? Hindi po Zoom lang. So, yun naman po, hindi naman po general sa lahat yung aking challenge. No? Sa atin lang pong mga colleagues sa business, no? So, tulong po tayo, tulong po tayo. Hindi po tayo galit, no? Sa atin po ay ano lang po sa para sa ating mga estudyante, no? Para rin po, no? Kung magagalit po kayo sa akin, eh, so be it, no?
Di naman po ganun ang intensyon namin. Ang sa amin po ay tumulong tayo. No? Tulungan natin yung mga estudyante. Kasi marami pong estudyante walang pang-enroll eh. Yun din po iniisip namin. Sir, pwede ba installment, ganito, ganito, ganyan? Maraming pakiusap. Meron talaga, wala talagang perang pang-enroll. Lalo ngayon sa mga panahon na to. No? Okay? So, nakakalungkot lang kasi merong nabasa ako sa isang ano, no? Wag na lang nga. Tsaka na yun. So, parang ang dating ba ay parang sila pa yung kailangan na anuhin ng estudyante. Amu-amuin. No? So, hindi po tayo gano'n. Kami po, kami aamo sa inyo. No? You are our customer. No? Okay? So, we will be your servant. No? You are our master. No? Yung ating mga customer na yan. No? Okay? Eh, baliktad sa university. No, ako yung nagtuturo eh, mahigit 20 years na eh. Sa university, I am the master, you are the student. No? You are the servant. Sa review center, baliktad dapat. You are the master, we are the servant. Bakit? Customer namin kayo. Nagbayad kayo eh. Paglilingkuran namin kayo. No? Okay? Huwag naman abusuhin ng mga enrollees natin, siyempre, di ba? Huwag naman yung kada ano eh, di ba? Konting kibot. No? Siyempre, lagay din tayo sa lugar. Ano? Okay? So, basta yun ang mindset namin sa business. No? You are our master. We are the servant. No? Okay? So, the best we can, we will serve everybody. No? Whether it is free, no? Or may bayad, no? We will serve you guys. No? Gagawin nga po natin ito. Mapapagalitan pa nga ako ng mga colleague ko nito. Eh, no? Sa ginagawa ko na ito. No? I-challenge ko sila para sa inyo po, sa mga estudyanteng nakikinig, no? So I will start this campaign this week, no? To give challenge to my colleague kasi kakaunti eh. Wala kang makita, mag-type ka ng topic, puro foreigner ang makikita mo eh. No? Makita mo, type ka ng power factor correction, makita mo puro Indiano, no? The power factor is the ratio of the real power. Hindi mo maintindihan masyado yung English eh. The power factor. Ay. Tayo, dapat gawa tayo ng Pinoy way. No? Yun ang challenge ko lang. Kasi magagaling kayo, di ba? Labas kayo. Di ba? Sabi nyo, di magaling si Marina. Eh, so be it. Kayo na magaling. No? So, di ba? Oh. Eh, labas po tayo. Labas po tayo. No? Yung mga colleague po natin, no? Magbigay din po kayo. Challenge namin yan. Magbigay kayo ng libreng, mag-share kayo ng knowledge the best you can. No? Kahit Facebook lang, yung setup ni Sir Danny, pwede na yun. No? Hindi naman kailangan ganito kaganda sa ginawa natin. No? Hindi naman. No? So, hindi ko naman sinabi maglagay kayo ng TV yung ginawa namin dito. No? Nilagay namin yung 52 inches TV dito, tsaka whiteboard na magaganda. Hindi ganun. Sa kay Sir Danny, maliit lang na whiteboard. O ano na, nagkatalo na yon, no? O, sa Facebook. O, maganda yon. What's important is maihatid natin yung knowledge sa estudyante. That is my challenge. Especially talaga sa mga colleague natin sa review center. Because they earn a lot. We don't earn a lot. No? We don't have much student. Alam yan ng mga naka-enroll sa amin. No? Pero yung mga malalaking center diyan, baka bekene men. No? No? Baka naman, no? Eh mga sir, limang bahay na po, anim, pitong bahay na po napapatayo nyo sa review center nyo. Baka naman pwedeng anggihan nyo yung mga bata ng knowledge, no? Okay? So, yun lang po, no? Yun lang po ang ating challenge. Okay? So, walang personalan, mga sir, ha? Trabaho lang. No? Okay, so, sige po, start na po tayo. Huwag po muna kayong mag-disconnect mamaya right after the video. Let us start our lecture. Good morning. Yung mga kumakos natin. Wala pa din.
0.0001, tama? 0.0001. Sir, kailangan pa lima yung
0, tandaan sa alin niya, basta malapit kahit na 3.0 lang yan, eh, okay lang. Kapag ka sinabing x approaches, ang nakalagay dito? Infinity. O, ano yung ilalagay natin? Ano yung x? 1,000. Yung malaki, basta malaking value. Kasi nandiyan siya ng infinity, a very large number. Tama? Ang pwede dyan, mga 9,999. Diba? Diba? A very large value. Okay? So, lima. Kahit naman apat lang, okay lang. O kaya, kahit aning, that doesn't matter. Basta malaki. Basta mataas na value. Okay? So, approximately, ibigay niya sa'yo yung malapit na answer pa rin. Okay? Minsan, hindi yung sakto, pero malapit. You can really assume from the choices. What if, halimbawa, x approaches to, halimbawa, 2. O yan, para pagbigyan ng tanong. 2.00001. Yan. O kaya, pwede rin 1.99999. Okay? Same lang yan. No? So, pagka sinabi, kung saan nag-approach, basta value na malapit. Taka? Pag sinabi, x, yan, okay na. Okay? X approaches to 1. Ganun din. Diba? That is 0.99999. Or, pwede rin 1.00001. Okay? Then, yeah, very easy. Okay? Makukuha nyo na yan. Diba? So, ibig sabihin, number 2, ano answer? Ganun lang din yan, yung number 2. Diretso na yan. Okay? So, sa number 2, literal, ilalagay na yan sa calculator, we have 5x cubed plus 2 alpha x squared minus 4 alpha x plus 7, tapos 3 alpha x cubed minus 7 alpha x plus 15. Tapos, press cup. Okay, o, tatanay ka ng calculator. Ano magandang value ng x? O, ang ilalagay mo is 9999. Okay, and it will give you, ano answer? Ano may in-answer sa inyo? 1.6666, tama ba? Which is, ano yun? 5/3. Okay? Check mo lang sa choice, siyempre, kung sino yung may parehas na answer. So, the answer is letter B. Very easy. Diba? Oh, sige nga. Ayun naman. Oh, try the number 3. Okay. Oh, madali lang yan. Evaluate the limit. Okay? X approaches to 5/2. Yun lang. Paano pag 5/2 na? X approaches to 5/2. Anong gagawin natin? Value na malapit din sa 5/2. Diba? So that would be 5/2 pero dagdagan mo ng konti. 0.0001. Okay? O kaya 3.1415 yung gagawin na literal over 2. Okay? So ganyan. Or pwede rin minus to. 5/2 minus 0.00001. Okay, yun ang solution natin. No? Then you are going to get the answer. Diba? Pagkaklas ang answer sa calculator mo is nag-math error o kaya ikani pa lang. Or yun, nag-math error, malamang malaki-malaki yung answer mo. So that is infinity. Okay? O kaya yung answer mo, 1 times 10 raised to 20, mga ganon. Or 200 times 10 raised to 35, mga ganon. So malaking value. You can assume that it is an infinite answer. Okay, lahat na ingatan niyo yung mga sign, yung ano, ha, mga, ang tawag dito, mga symbol natin. Okay, o yung mga fractions. And remember, dapat naka-radians. Okay, by default yan, radians mo tayo. Anyway, o, ano yung naging answer? Meron ba? Ano yung naging answer sa inyo? Zero. No, that is zero. Very easy. Okay. Tama po ka sa aligets. Dali lang ito. Wala itong challenge. Very easy. Okay? Okay. O, sige nga. How about? Tama na ako sa dog. Tama ko ito. I think pala rin ako mag-chat. Dali sa pisa lang siya. How about number 4? Okay? O yan. Ang pinaka-iingatan nyo lang dyan talaga ay yung mga... Ano ito? Yung mga open and close parenthesis. Okay? So, pag sinabi ko ito dyan, just that's 1/3. But remember ha, kay Q, dx. Okay? So, ang ibig sabihin niya, pag sinulat mo sa tag Q,
Diba? Yung number 3, ilang sulat ng solution, ha? Assuming na kuha niya ito. Okay? O yung number 4, ibig sabihin, pag sa calculator, ang itsura niya. Tama, ganito niya dapat. Tapos, alpha x cube, tapos yung cotangent nasa ilalim. Diba? Magiging tangent. Pero, ang pagsulat mo ng tangent, ilagay mo muna yung tangent 3x. Saka mo? Ito cube. Okay? So, ipoclose mo muna yung parenthesis. Okay, edo nyo na. Pero galit, no? Press call. Ay, nako, very easy. Okay? Press call. Tapos, x approaches to 0. Again, hindi 0 ang ilalagay natin, kundi? 0.0001. Okay? So, very easy. Diba? Ano yung answer? The answer is? Number 27. Ayun. 1 over 27. Tama ba lahat? Nakalabas? Okay? Madali lang yan, no? So, lahat ng limit, ganyan lang. Pag hinahanap yung limit, substitute ko lang direct, ha? Okay? Napakadali. So, sayang, ano siya makalage tayo? Pag-alit na naman din ang drama para malaman mo yung answer. Okay? Oh, how about number 5? Sige, try na naman yung number 5. Hindi na, kaya na solution na makalage. Ang maganda lang yung pag-check yung time na yun. So, garap mo na yan. Pwede mo i-check yung answer mo. Kaya yun. Kahit na yung solution mo, yung final answer tama pa rin. Para maiwasan mo pang error. Pero pagka yung malapit, yun na. Okay? Now, sir, nabanggit mo na or, kahit alin dito, parehas nang may maging answer. Yes, dapat na. Pag tinanay mo dapat ng 2.0001 yan, one answer. Pag tinanay mo ng 1.9999, one answer. Eh sir, possible ba na mag-iba? Nung tinanay ko to, tsaka ito magkaiba yung answer. Meron ganun. Pagka nagkaiba yung answer nila, ang answer to, no limit. Ibig sabihin, wala siyang limit. Kaya no limit. Pero dapat, laging parehas yan. Okay? Pagkatranay mo ng plus 0.001, o kaya binawasan mo ng 1.999, binawasan mo ng 0.001, dapat parehas ko ng answer. Pag hindi ko na niya naging answer, kung na naging negative 1 yung satranay mo, ibig sabihin ng no limit yun. Hindi yung pwede. Taka? So, ganun siya. No? So, ano ba maganda example niya? Halimbawa, may tanong na ano, na okay, ganyan din dito. Kunwari, limit as x approaches to 0. Yan, ganyan. Okay, tapos, ang nakalagay, x over absolute value of x. Ayan. Okay? So, try nyo nga yan. Pagka ito, try mo na, anong lalagay mo na natin? I-count natin using 0.000001. O, ano yung answer niya? Positive 1. Tama ba? Yes, sir. Okay, positive 1. Ayan. Now, ito, kuha niyo ito. Absolute value ito nga sa value. Yes, sir. Okay? Now, try naman natin na i-call mo ulit, but this time, yung malapit din sa 0, pero yung negative, 0 minus 0.0 0.0001. Okay? The answer mo dun is negative 1. Okay? So, dahil nag-negative 1 yan, this is no limit. Okay? Nakuha niyo pa ang class? Okay, isa pa. Isa pa example. What if ang tanong naman ganito?
For example, okay? So, halimbawa, limit as x approaches to 0, okay, now, sine of 1 over x. Okay? 1 over x. Ayan, tara nyo daw yan. No? So, pagka nilagay natin, kung nga recall, okay? Now, 0 po as x is equal to 0.000001. Ano yung answer? Negative 0.306. How about x is equal to -0.00001? 0.06. Ano answer? 0.06. So, ito yung answer muna. Negative. Naka-negative na. Ikaw ito ulit. Hindi niya kaya ito ulit. Yes, ilang na negative. Ah, okay. So, naging positive. Yes, 0.306. So, dahil magkaiba yung answer nila, again, this is no limit. So, ibig sabihin, laging effective yung technique na ito. Ang maganda pa dito, na-identify mo. Pero, every time na, pag meron ka nakita sa choices na salitang no limit, ibig sabihin, i-consider mo rin, ay napalitan yung value na so, doon ka sa positive side. Ang tawag dito, left hand, ang tawag dito, right hand limit. Ang tawag dito, left hand limit. Pero ha? So, nasa right, mas, kasi dalag-dalag ka ng kanan sa x. Okay? Kung sa graph mo, ito yung height. Okay? Kung sa graph natin, halimbawa, ito yung graph. Okay? Ito yung limit niya. Kunwari, x is equal to a. That's where the limit is. Kunwari, ito yung function. Ito yung ano yun, whole. Ang tawag ito, whole. Okay? Or kaya, pwede mo tawagin yun na point of point discontinuity. Okay? So, ano sa yung point discontinuity? Ibig sabihin, yung value na 1, 2, 3, 4, 5 na yan, they approaches this value. Pero pag sinabi-tipus mo sa value na yon, no limit siya. Or pag nilagay mo sa value na yun, discontinuous, nagpamaterror. Pero yung mga malalapit na value, nararating niya. So, ibig sabihin, meron siyang butas dito na dire-diretso, continuous siya until bigla na lang pagdating sa mismong value nito. Kunwari, kung nakarating siya sa value na 0, okay, ang nangyayari, nagmamaterror, di ba? Pero nilagay mo mismo yung value na yun, nagmamaterror siya. Ibig sabihin, meron siyang butas na discontinuous. Ngayon, meron siyang value na malapit. Ito yung malapit na yun. So, itong point na ito, itong left-hand limit, yun yung kunwari, negative 0.001, tapos ito yung positive 0.0001. Okay? So, ang simple talaga doon, yung left-hand limit na yan, A negative. Ito naman, A positive. Naku ha? Kaya magkalaming tayo ng ibig sabihin na halimbawa, limit as x approaches to 2, tapos meron positive. Okay? Sa ibabaw. Ang ibig sabihin niya, ang isa-substitute mo, hindi na dalawa. Wala na dalawang option, isa na lang. Which is, ano yun? Ang x na nagagamitin mo ay so, 2.0001. Diba? Pero pagka 2 raised to negative, kung nakalagay, ito yung 1.999. Diba? Pag walang nakalagay, pwede kahit alin. Dapat parehas ang answer. Thank you na yung babas. So, isang kapagkada nito. So, possible pa rin ba yung no limit? Hindi na. Kasi, isang sign lang naman ang tinatanong. Okay? Pero pagka walang nakalagay na sign sa ibabaw, ibig sabihin yun, dapat either magwalang ganyan, dapat either ito or 1.99999 parehas ang magiging answer. Kung hindi ganon, no limit yun. Ito yung bakas? Okay? So, yun yung technique yan. Okay, yung magandang point of this game dito. Okay, so, sige nga, how about number 6? So, ito to positive, ito na okay? So, dali lang siya, no? Pagka mga limits din sa kanya. Ang tawag nito, continuous. Paano sa lang ako continuous? Ibig sabihin, every point, mayroong value ng y. Okay? Meron siyang value ng y. Okay? Ito. Meron siyang value nito. Ang tawag nito, function. Okay? Siyempre, di ba? Okay, anong answer ng number 6? Number 6 is? Ayan. Oh, that is letter A. Letter A. Kasi bakit? Ha?
answer to. Okay? So, infinity. So, wala rin pang answer. Anyway, ito rin natin. Gusto ko lang linawin sa inyo yung difference ng function sa equation. Ah. Iba yung equation, iba ang function. Or rather, ang equation, maraming uri yan. Okay? Isa sa uri niyan is a function. Pag sinabing function, special type of equation yon. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, y is equal to x plus 2. This is an, simply an, equation. Pero pag ginawa mo na yung y, ginawa mo, f of x, malamang, tinatawag mo na to, function. Pero, hindi naman sa eh, simple lang para nito, yun lang palang ibig sabihin ng function. Pero the moment na ginawa mo itong f of x, meron na siyang special restriction. Okay? Para sa special restriction, ang restriction niya, kapag ka f of x na, isang value pa lang ng y. O isang value pa lang ng output. Ganun ang function. Halimbawa, bigyan ko ng example. Kapag y is equal to square root of x, equation yan. Tama? Pag naglagay ako ng x is equal to 4, ang output nito, dalawa. Tama? Y is equal to positive 2, at saka y is equal to negative 2. Pero if I have a function na f of x is equal to square root of x, at x is equal to 4, isa na lang yung output ko. Okay? Ang f of x ko ngayon, ang f of 4 ko ngayon, so yun yung lalagay mo, f of 4 ang simple, lalagay mo doon, ang output niya, ito na lang. Nako ha? Hindi na pwede ito or ito. Nagtitayin niyo ba ako lang? Sorry po, paulit po, ito na po yung difference ko ng f of x sa y. Sa y. Paltan mo lang. Hindi na yun. Y, yun mo lang f of x. Pero, pag naka f of x ka na, may special case na siya. Anong parang special case? Ang output niya, laging isa lang. Ibig sabihin, ito, nung naglagay tayo ng x is equal to 4, di ba ang answer niya, positive and negative? 2. Pag ito ang nalagay natin, pag nalagay mo x is equal to 4, ang output niya, 2 lang. Wala na siyang positive and negative. Ano ha? So, ibig sabihin, kasi ito, nakalimit na lang, dapat ang output mo, isa lang. Ang tawag doon, function. So, parang nalabas, at absolute value. Hindi. Basta pipili ka lang ng isa action. Actually, option din, na pwede nang piliin yung negative 2 lang. Pero, by default, ang pinipili natin, positive. Yung positive side. Ang tawag doon, yung principal. Kunwari, naka-root, ang pipiliin mo lang talaga, yung principal root. Diba, pagka sinabing roots kasi, maraming roots eh. May isa, may dalawa, yung case, tama? Dalawa yung roots. Ang principal, yung una. Yung pangalawa, tawag doon, second. Second root. But yung una, first root, tawag doon, principal. You always choose the principal root. Tama? So, ibig sabihin, may mga certain examples ng function. Kunwari, y is equal to, rather, kunwari, f of x, okay, is equal to x squared. So, ang function na yan, ano nga ito pag f of x is equal to x squared? That is a? Parabola. Tama? So, ngayon, pag sinabing function, meron tayong tatawag sa vertical line test. Okay? Pag sinabing vertical line test, along dun sa x-axis, gumuhal ka lang ng vertical line. So, dapat lahat ng buhit mo ng vertical line, isang y lang ang tatamaan niya. Nako ha? So, ibig sabihin, that can be called as a function. Nako ha? Pero ang circle class, kunwari, meron ka drawing dito, tapos ito yung circle mo, ganyan. Yan. Okay? So, pag dinawin mo yan, pag naglagay ka ng vertical line test, diba? Gumuhin ka ng vertical line, kapansin mo, ilang y ang tinamaan niya? Dalawa. So, ibig sabihin, this is not a function. Nako ha? Sagat na siya. No? So, yun yung requirement. Okay, o kaya, meron kang isang ganitong curve. Okay, maganyan siya. Tapos, meron ditong dot. Okay, so kailangan, not necessarily, ito, lahat ito, tinamaan mo, puro function, lumalabas, di ba? Pero dahil sa presence ng isang ito, okay, meron siyang point na dalawa yung output mo, automatic also, not a function. Teka lang, sir. Possible ba makagawa ng ganitong equation na may extra dot? Meron ba ito? Yes, pwede yan. Ang tawag doon, gagawa ko ng tinatawag na piecewise equation. Okay? Familiar ba sa piecewise equation? Pag sinabi yung piecewise equation, ano yung tura to? Ano yung tura ng piecewise equation?
Okay? Pag sinabing piecewise equation, eto hindi ba na equation, makakakita ka ng bracket. Halimbawa, okay, bigyan ko ng... Kung sa yung piecewise, dalawang equation yun ang pinagdugtong mo. Okay? Halimbawa, meron ka ganito equation. Eto yung graph niya. Isang pag ganito, okay? Kung nari, anong graph pag ganito? Y is equal to X lang. Tama? Passing through the origin. Y is equal to X yan. Tama ha? Tapos, meron pa ako isang graph, ganito naman. Okay? Ang equation na to, kunwari, y is equal to negative x. Pero mapansin nyo, yung y is equal to negative x, hanggang saan lang siya? Mula sa negative infinity na value ng x hanggang 0. Tama? Tapos, mula 0 hanggang dito, positive infinity, ito na yung ginagamit mo na equation. Tama? So, ibig sabihin, meron kang dalawang equation na pwede mong magsamahin para mabuo mo ito. Okay? At tawag doon, piecewise equation. So, paano mo siya gagawin? Ang gagawin mo dyan ngayon, naka-bracket ka siya. Tama? Yung isa, y is equal to f of x. So, y is equal to x. Or, ilalagay mo na lang, f of x equals to x. Pero, dapat ka doon ng condition. Okay? Tuwing kailan lang, sir? If x is greater than or equal to 0. Ito yun. Tama yung mga class? Okay? So, or, kapag ayun yung natitirang x, so that would be y or f of x is negative x. If x is less than 0. Nakita na ba kayo ng ganito, ng equation? Yes, sir. Okay. Ayan. So, ang tawag dyan, piecewise equation. Okay? Ganito mo siya ginagraph. Okay? So, ayan yun. Oh, peace. Okay? Now, sir, bakit mo dinideclare ito? Kaya natin dinideclare ito para malaman mo kung saan lang siya pwede. Tama? Ang tawag dito, yes, ito, ang tawag sa mga values na yan, they are called domains. Okay? If you have a function na f of x, okay, f of x, yes, basta mayroon kang function f of x, automatic yung x, values of x, ang tawag doon, values of x, if you have f of x, or y na lang, y is equal to f of x, yung values ng x, values of x, ang tawag doon, domain. Okay? Ibig sabihin, yan lang yung pwedeng x na ilagay mo. Okay? Tapos, yung values of y naman, output yan galing sa x. Tama? Ang tawag doon, range. Tama ka? So, paano yun, sir? Halimbawa, itanong ka dito, no? Na, kumari, ito, ano yung value lang ng x na pwede dito? Ano yung bawal nilagay dito sa value nito? Lahat ng negative. Bawal na, tama? So, mula sa 0, pataas, pwede. Tama? So, ibig sabihin ng class, ang domain nito, 0 to positive infinity. Tama? Yun yung domain. And then, ano yung range? Ang range naman, lahat ng output, kapag ang x mo mula sa 0 to positive infinity. So, pagka sinasunod ko ay 0 dito, ano yung pinakamaliit na answer? 0. Tama? Ano yung pinakamalaki answer? Positive infinity. Yun naman yung domain niya. Ayun lang yung paras. Okay? So, yun lang yun. No, domain and the range. Okay? So, yun yung range niya. No? So, yung value of y. Okay? So, ito yung values of x, kundi values of y. Okay? So, yun yung range. Pwede na ba? Okay? So, piecewise equation ang tawag. Ito rin. Kasi pag sinasunod mo ay yung 0,
mo yung malapit. Tama? So, meron siyang value ng X dun sa domain na hindi pwede ilagay. Tama? Ang tawag doon, discontinuous na siya. Okay? So, para maging continuous siya, gagawin mo, lalagay mo siya na, yun, gagawin mo siya piecewise. Okay? So, ano ba yung maganda example? Sige, mamaya, try natin. Okay na ba ito? Okay. Ano ang answer number ng number 7 muna? X approaches to infinity. Ano zero? Meron ba siya limit? Infinity. And 1 over is there? 1 over? 1 over A. Okay, letter? Letter A. Nakuha ito ha, madali na lang ito. Okay? Now, ang nangyayari ko ito class, ang ibig sabihin niyan, kunwari, ito yung 1 minus sine X on raised to 1 over X. Pag rinahat mo siya, kunwari ito siya, yan. Okay? Kunwari ito yung f of x mo, meron portion na yung x approaches to 0. Kapag nasa 0 na yung x, wala siyang laman. Mag-error siya dito. Kaya lalagay ko, ganito, bilog. Ibig sabihin ng putol. Okay? Ganito yung graph niya. Nagtitin niyo ba, class? Okay? Papunta siya, palapit siya ng palapit, palapit siya ng palapit dun sa value na 1 over e. Ano ba yung 1 over e? 0.0.1 over in answer 0.36. O nari, ito 1. O, ito yung 0.36. Okay? So, ibig sabihin, kapag malapit ka na sa 0, 0.36 yung output niya. Tama? Pagka malapit ka sa 0 sa kabilang side, 0.36 yung output niya. Tama? Pero pag sinakto mo na x is equal to 0, wala kang error. Tama? So, butas. Ang tawag, yun yung tawag mo, discontinuous function. So, ito, discontinuous. Nakuha? Now, ngayon, para maging continuous yan, pwede kang mag-assign at kapag x is equal to 0, ikaw yung maglagay. Lagyan mo na dot x is equal to 0. Nakuha ko ba? So, paano lalagyan niyo, sir, ng dot? Pag nilagyan ko ng dot yan, continuous na yan. Nakuha? Lagyan ko ng tulay. Sir, paano ko nilagyan ng tulay? Di ba ang function natin ganito? 1 minus sine x, tama? Raised to 1 over x. Yan na lang is kapag x is equal to 0, okay? So, nalagyan na ng function na if x is not equal to 0. Nakuha? Kasi pag nalagyan mo yung 0 dyan, mat error siya eh. Discontinuous siya, okay? Gagawin natin siya ngayon, ito, ganito, a piecewise. Ang solution dito ngayon, lalagyan mo ng period dun sa x is equal to 0. Na kapag x is equal to 0, ang output is, ano yung value? 1 over a. So, may dalawang option at dalawang equation na ngayon tayo. Yung isa is ganito, pero hindi equal to 0, tapos yung isa, ang output is 1 over a. Kapag ang value ng x mo, if x is equal to 0. Tama? Kasi ito naman, if x is not equal to 0. Yan na ngayon ang f of x. Pag ginawa mo yan, nilagyan mo siya ng tulay. Tama? Ang tawag siya, tulay. No? Or, ngayon, continuous na siya. So, ibig sabihin, every values na ng real numbers na maisip mo, valid na. Nagkailan niyo ba, class? Kasi lahat ng hindi x is equal to 0, subscribe ito, valid. May answer. Diba? Pero pag nilagay mo, kasi paano pag x is equal to 0 na? Dito mo ka, ito ang gagamitin mo. Tapos may answer ka, 1 over e. Nagkailan niyo ba, class? Okay? So, yan yun. No? So, yan yung purpose ng limit, technically. Okay, pero sa isang pinakot din ang mga class yan. Gusto ko lang hindi din ang mga practice. Na kung nakita kayo nga ganito, hindi kayo matatapos. Ano, ito, dapat nila ang hirap mo nito. So, yan lang yun. Okay? So, pampaano lang yan. Okay? So, kaya kung bakit naghahanap, kaya sila na kayo, bakit sa hinahanap ba ang limit, di ba? Para sa ang limit, yun yun. Okay? So, basta ang purpose ng limit is, makita mo yung value niya as it approaches a certain point. Naka, ano yung value ng y kapag lumalapit at lumalapit siya? But not exactly. Okay? Kasi may mga certain values na pag exactly ginamit mo, nagmamat-error. Kasi nga, butas. Butas yan. Naka? Hindi doon siya nag-end, sir. Ah, doon siya nag-end. Doon siya, oh, doon siya nag-end, doon siya nag-umpisa rin. So, hindi siya, hindi ka gaya ng asymptote. Ang asymptote kasi, alam ko, din nag-end eh. Kunwari, pero, kunwari yung tangent. Ang asymptote ng tangent yung 90. Pagka nilagay niya yung tangent, ganyan yun eh. Diba? So, meron siyang asymptote. Ito yung asymptote niya. X is equal to pi over 2. So, it never approaches
approaches the pi over 2, pero it approaches infinity, tumataas ng tumataas. Unlike dito, hindi naman siya tumataas ng value eh. Butas lang talaga siya. Okay, putol. Putol yung iyong curve. Okay, eto, hindi putol. Actually, dire-diretso yan. Kaso yun nga lang, it approaches a certain limit that is undefined. Okay, so mataas yung limit mo, infinity. So, hindi na narating x is equal to 2. Okay? So, asymptote, ito asymptote. Against ba? Against? Yes, sir. Naka. Okay? So, yun siya. Yeah, very easy. Okay. O, sige nga. How about number 8? O, sige nga. Try it out. Yun naman. Ano na yan? Para yan, ang problema dito, ano siya, ano siya nila yung dito? Tatlo yung variable, tama? Meron na rin A, meron na rin B. Pero technically, kasi nakalagay dito na X approaches to 0, ilan ang variable talaga? Dalawa lang. Technically, isa lang. Yung X na. Isa lang ba? Isa lang. Pero, ano bago natin sa A and B? Constant yan eh. Mag-substitute ka ng sarili mong values for A and B. Tapos, i-verify mo na lang dun sa choices. Kung sino yung mag-match lang, answer. Yon, meron na. Nalita na, diba? So, assign lang, ha? Assign lang. Ano ginamit nila A and B? 2 and 3. 2 and 3. No, as usual. So, ulitin natin yan. 2 and 3. So, yun na. Yun ang gagawin nila. So, ibig sabihin, technically, pag nilet mo lang A and B is 2 and 3, ang tanong, ang new equation mo na ngayon, so, let mo na A is equal to 2 and B is equal to 3. Lumalabas, ang hinahanap mo na limit as x approaches to 0, magiging 1 plus 2x tapos raised to 3 over x na lang. O, diba? Okay, ang hinahanap ang limit. Diba? Tapos sa choices, ang option ko, ganito na siya. A, B, C, D. Okay, tapos E raised to 2 thirds. Tapos E raised to 6. Okay, E raised to 3 over 2. Okay, at saka E raised to 3. No? 3 times 2 6, over 6. 2. Okay? 6 over 2. Okay? So, yun na. So, yun na ngayon ang mga options mo. Ha? Kaya mo na makanap ang limit. Ha? Pag nag-assign ka na sarili mong values for constant A and B. So, lahat halos ng limit class kaya mo sa katan yan. Okay? Ganyan lang. Ang technique natin. Okay? So, okay? Point of discontinuity ang tawag dyan. Point discontinuity. Dapat mag-match yung answer. Okay? Dapat mag-match. Anyway, the answer is letter B. Okay? So, try nyo ha. Try nyo. Check nyo. Check nyo para ma-sure natin na tama yung sagot. Special case lang siya kasi isang output lang ang ina-expect mo. Okay? One input, one output. Okay? Or pwedeng maraming inputs, basta isa lang lagi dapat ang output. Pag sinabi yung function. One-to-one relationship. Okay? Okay. Question. So far, may tanong ba sa limits? Nag-gets naman? Okay. So, dito naman tayo sa pag-derivative. O, ito, madali na to. Okay? Yung differentiation. Okay. So anyway, let's try number 9. Yung number 9, calculator lang din. Okay? So, diretso na yun sa calculator. Diba yung calculator natin, meron yung function na derivatives. Tama?
So, paano nila po ginagawa yan? Shift integral. Okay? So, nag-shift integral ka, nandiyan yung function. Nandiyan na, ilalim mo yung equation. Diba? Remember ha, sabi ko ulit, nakingalan nyo yung open parenthesis. Pero, di ba mag-function na rito, automatic may open na? So, lagyan mo agad ng partner na close parenthesis. Lagyan nyo agad yung open and close. Saka mo lagyan sa loob na equation. Para hindi kayo nahihirapan sa open and close parenthesis. Square root na 7 minus 3x squared. Okay? So, ang difference ka lang dito, guys, pag nag-equal sign ka para ipatinig mo din sa kanya, ano nangyayari? Radiant ka rin sa iba. Radiant. Mula ngayon, ha? Mula sa limits, pataas. Actually, hanggang integral, hanggang DT advancement, calculus na lagi tayo. Radiance na lagi tayo. Wala makakalculus na yun. I mean, radiance na lagi tayo. Dapat tayo. Okay? So, default yan. Default. Ayan. X is equal to, yun ang nakalagay, di ba? Pag nag-equal sign na kasi, mag-umat error yan. Tama? Ngayon, ang gagawin mo, kailangan mo kasi lagyan ito ng value. Eh, wala sinabi sa problem, di ba? So, dahil wala sinabi sa problem, ikaw yung mag-assign. Okay? Ang gagawin natin, by default, is 1.5. Okay? Bakit, sir? Basta. 1.5. Hindi, gusto ko lang ito kasi may decimal point. Okay? May decimal point. Para lang maiwasan natin yung mga answers na magkakaroon ng discrepancy. Halimbawa, sa dinami-dami na naisip mo na value ng x na ilagay, 1 ang naisip mo. So, may chance kasi yun na yung letter A, B, C, D, pare-parehas 1. Ang pag 1 ang nilagay mo, parehas ang answer. Okay? Ayaw natin nun. Kailangan magkakaiba sila ng answer. Okay? So, we choose 1.5. Pag ka-press niya ng equals, ano yung lumabas na answer? Negative 0.949. Okay, 949. O ngayon, sa choices, sahan natin yung answer na to. Kung sino yung parehas na negative 0.949, siya yung tamang sagot. Naka ha? So, paano yun, sir? Wala sa choices. Doon sa letter A, let's start with letter A. Ang gagawin mo, isa-substitute mo yung value ng X na ginagamit natin. Naka ha? So, sa choices, substitute. So, let's try letter A. 3X over square root of 7 minus 3X squared. Okay? Then press call. Okay? Tama? Tatalangin ka ng value ng X. Ang ilagay nyo ay, again ha, hindi yung negative 0.949. Okay? Ang ilagay nyo. Negative 9. So ngayon, ang kahanap nyo sa choices is negative 9. Okay? O pagkalabas, pagka isa-substitute ko ay, again ha, yung X na 1.5 ang ilalagay natin. Okay? O sa choices, iti-check na ngayon, is it negative 9? Kung hindi, you proceed with letter B, letter C, and letter D. Ganyan na, lahat na lang pag dinariba nyo, gano'n lang ang equation. Okay? Gano'n lang lagi. Okay? Ulit-ulit na yan. Now, paano siya sa conventional method? Okay? So, mali itong letter A, diba? Alternative solution. Okay, paano yung conventional? Pagka square root ng, pagka meron pa, pwede mo power root pala. So, we have yung square root of 7 minus raised squared equal yan sa? Raised to 1 half. So, ito na ngayon ang function natin. Okay? So, gagawin ko, dito lang natin itong format. F of x is equal to 7 minus 3x squared raised to 1. Pag dinidibutin ko ito, ang symbol nun is f prime of x. Okay? So, magiging, magawa ko yan, no? That's 1 half. Tapos, kukopihin ko lang din ito. Okay? So, that is 7 minus 3x squared raised to 1 half minus 1. Okay? Power rule yun eh. 1 half minus 1 magiging negative 1 half. After nung magawa
Loob. So, paano maloob, sir? Ito namang nasa loob ang ididiribati mo. Okay? Nakamusikla yun. So, that would be 0 times negative 6x. Okay? Raise to? Ayun. 3 times 2, 6. Okay? Tapos x raise to 2 minus 1. 1. Ito yung oras yan. Okay? Ayan na. No? So, cancel. Yung 2, 6 over 2 is 3. Tama? So, magiging negative 3x times, ito, 7 minus 3x squared raised to negative 1 half. Okay? A raised to negative yan. Pwede natin ibaba. So, magiging negative na 3x over 7 minus 3x squared raised to positive 1 half. Which is 1 half equal naman yun sa square root. Okay? Square root na 7 minus 3x squared. Okay? So, ito ang ating f prime of x. Pero may isa pa, no? Na pwede natin limitin. Basta ka lang sa pinapadiribotip sa'yo, naka-square root. Okay? May shortcut na yun. Halimbawa, meron kang y is equal to square root of x. Okay? Pag diniribotip mo yan, y prime, di ba? Diribotip niyan. Automatic, ito lang mismo yun. Ikagalito mo na lang. 1 over 2 square root of x. Okay? Yun na yun. 1 over 2 square root kung nasa loob. Times, syempre, derivative no, x na yun nasa loob. Okay? So, ibig sabihin, ito yung rule natin basta naka-root o naka-radical sign. Pero ito lang pwede mong gawin dito. So, kung meron kang f of x equal to square root of 7 minus 3x squared. Pwede diretso na yan. Ang f prime of x is 1 over 2. Tapos, copy mo lang ito. No, ha? 1 over 2, copy mo lang ito. Which is ito yun? Copy mo lang. Magiging square root of 7 minus 3x squared. Ito na yung paplas. Okay? Tapos, saka mo nalang i-derivative yung nasa loob. Ito. Which is, pag i-derivative mo yan, multiply mo ito, derivative yan is negative 6x. Okay? So, cancel, cancel. You will end up with the same answer. Negative 3x over square root of 7 minus 3x squared. Remember, yan ay para sa square root. Pag naka-square root yung isang function, pwede ka na. Diretso na siya. Okay? Make it stop, class. Or, kapag ka hindi mo talaga kaya ni solve, yun. Actually, mas madali ito, no? Hindi ka na nag-iisip eh. Pwede naman. Kung isa, mabilis pa nga eh. Kaso nga lang, kakain niya naman eh. Ang brain cells eh. Hindi ka na. Ito, wala na. Parang iniisip mo na lang. Tagal naman ang kalat mong cancer. Parang gano'n na yun. Diba? Parang gano'n. Pwede ito, mag-iisip ka kasi. Yun ang mahirap minsan. Yun yung nakakapagod sa math minsan eh. Okay? Sige, how about number 10? Sige nga. Kayo naman, itry niyo na manual. Sabihin niyo sa akin yung answer. Same method lang. Okay? Ito yung teknika. I-derivative mo. Gamitin mo yung x is 1.5. Tapos, may answer yan. Dun sa choices, substitute. Okay? Tingnan mo kung sino yung magka-match ng answer. Remember, ang calculator dapat naka-radians muna. Okay? Dapat naka-radians ang calculator mo. Before mo, gamit lang ito. Okay? Error. Mat error, yun lang. Mat error ba? Pero possible mag-mat error ha, pero hindi yan yun. Hindi dyan. May answer yan, tapos yun lang, no? Let it be. Letter B. Yun, ako na, letter B. Letter B ba? Sabihin niyo kung hindi magawa ka, okay ba na? Okay na? Yan lang yan, no?
Pilitin niya lang kayo, number 9, para sa mga number 9, technique. Hindi niya mati. Very hard. Sign ng 2, tapos kung open mo lang dito, 2 square root of x plus 1. Pero, multiply mo na yung nasa loob naman. Okay? Which is, yung 2 kukopihin lang natin. Tapos, ano nga ang derivative ng square root of x? 1 half. 1 half, diba? 1 over 2 square root of x. Tapos, derivative ng 1 ay 0. Diba? Yan na. Okay? So, cancel, cancel. Ang patitira is, ang f prime of x is negative na sine of 2 square root of x plus 1 divided by square root of x. Okay, so very, very hard ba? Madali na kaya yan, diretso na siya. Oh. Okay, so remember ha, calc lang yan. Or nga, dun sa number 10, pwede yung calculator na lang, okay, calc it, diretso ka na. Okay? So that would be using your calculator derivative ng cosine. Remember ha, ang ingatan nyo lagi yung number na open and close parenthesis. Okay? Use x is equal to 1.5. Tapos sa choices, substitute. Okay? Yung negative sine of 2 square root of x plus 1 all over square root of x press out. Okay? Wherein x is equal to 1.5. Okay, so very easy. Okay, sige nga. How about number 11? Yeah, yan naman. Ready naman yung number 11. Dali lang niya. Hold on.
Hindi naman. Hindi naman siya discontinuity. Kasi for example, ang discontinuity kasi, yung output ng Y ang undefined. Diba? Tanda yung kanina na kapag kapag yan, yung X is equal to 0, pwede mo naman i-substitute eh. Hindi naman siya nagpamat error. Ah, then, nagpamat error din pala. No? O nga, no? Discontinuity. Anyway, ay hindi. Pero ito hindi. Domain, okay. Oh, discontinuity. Pwede mo na ito ang discontinuity. Kasi undefined siya dun eh. Hindi nga lang ito, lahat ng negative. Baba, okay? At saka, yung palang 1.5 eh, no? So, pataas. Lahat ng more than 1. Kasi pag 1.2, hindi na yung pwede. Yung 1 pwede pa. Palang outside ka. So, tama, tama. Discontinuity rin yun. Basta, yung discontinuity, ang pagkakas sila, kasi continuous, dapat wala umpisa hanggang dulo. Dire-diretso siya, walang putol. Okay, so ano yung answer? Okay, ano pa lang yung answer dito? Nung nilagay ko siya? Ah, letter B. So yun, letter B. Okay, pero ano yung final answer? 1.4? 1.4. Dapat yung letter B. Pag sila, remember ha, substitute yung letter B, ay hindi pa din. Okay, so 1 over 2, tapos square root of x minus x squared. Okay? Sa yung dx. Yung dx, hindi mo na pinapansin yan, ha? So, basta yan yan. Tapos, press calc. Tapos, you put x is equal to, hindi yung 1.4, ha? Hindi rin yung 1.5 kanina na. Kung ano na yung ginamit mo, value ng x na yun. So, this is 0.15. Okay? Tapos, yun na. Nakapuha mo na yan. So, we have answer is also should be 1.4. Okay? So, dahil nag-match, siya yung tamang sagot. Okay? So, very easy. Okay. Lahat ba nakuha to? Kailangan i-practice niya kasi sa exam, pag na-encounter niya, problema niya pag kaya hindi lang siya napapractice. Ang tendency is, yung tamang hindi ka lang sagot. Now, ang tanong nga pala, sir, bakit nga ba tayo nag-derivative? Diba? Tandaan niyo yung function kanina, nagbigay tayo ng sample, diba? Meron siyang certain domain, okay? May certain range lang siya, diba? So, ito yun. Okay, yan. Diba? Ngayon, ang tanong, bakit ba tayo nag-derivative? Ano ba pag halimbawa meron kang f of x dito? Pag dinerivative ko ba yan, ano nangyayari sa curve? Actually, yung f of x, pag dinerivative mo yan, diba? Dy over dx, naging f prime of x yan. Eto class, yung nakukuha mong answer, etong 1.4 na ito. Etong 1.4 na ito, that is the slope. Tama? Tandaan niya, ibig sabihin ng slope. Ano yung slope? That is the rise over run. Yan yung steepness, di ba, ng curve. Ibig sabihin, ngayon nga lang, sir, ano itong 1.4? Yan yung, ang yan yung slope niya, dun lang sa value ng 0.15. Okay? So, kailangan tayo naglagay ng x kasi ang isang equation class, pagka dinerivative mo yan, maraming slope siya na nakukuha. Halimbawa, you have an equation, sabihin na natin ito na lang. Meron kang y is equal, ito sa mas madali, no? Bigyan ko yung example. Kunwari ang function ko, f of x is square root of x. Okay? Dinerivative natin. Anong lalabas na answer? 1 over tandaan niyo pa ito o ito? 1 over 2 squared of x. Tama? Ito yun. 1 over... Pansin niyo f of x din siya. Di ba sanay tayo sa slope dapat 4. Pag 4, alam mo na positive. Alam mo pataas. Di ba pag negative din yung slope, alam mo? Bababa. Tama? So, paano pag ganito na? Ang ibig sabihin niya, yung slope mo nagbabago-bago. Pag relax mo itong class, itong function na ito, ganito yung tsura niya. Tama? Ito yung f of x is equal to square root of x. Kasi niya, hindi ko pinansin na sa ilalim. Diba? Hindi ko nagawa niya. Okay? So, kasi naka-function tayo. Pero pwede rin naman kung gusto mo talaga. Na isama yun sa ilalim. Anyway, yung f of x, that is the slope in every values of x na maiisip mo. Diba? Halimbawa, naisip ko, oh, dito ako maglagay ng value ng x. Diba? Naisip ko, ang x ko is 1.5. Mga ganon. Diba?
So lumalabas, ito yung point mo. Nakukuha mo yung value ng y dyan, dun sa f of x. Ako dali ang x, y mo na lang yun. Sabi natin, 4. Okay? Kapag x is 4, ang y natin is 2. Tama? So yung point na to is positive 4, positive 2. Pagka kumuha ka ng tangent line dyan, okay? Yung nakuha mo na tangent line, may slope yun. Tama? Yun na rin yung slope no f prime mo. Okay? Sa point, anong slope ng value ng set? Kapag x is 4. Tama? Which is, x is 4, lumalabas, f prime of 4, that will give you an answer of 4, 1 over 4. 1, 4. So, ang slope ng line na to, 1, 4. Line na yung bago class. Tapos, kung na rin, nagbago ka ng value ng x, ginawa mong x ay 16. Okay? So, if x is equal to 16, lumalabas, ang y ka naman dyan is 4. So, ito, positive. Ito nga, ay, hindi pala, ito pala tayo. Itong point na to, ito yung perfect. Yan. Okay? Kapag ka x is 16, y is 4, sa point na to, meron din yan yung tangent line. Okay? Yung tangent line yan, again, meron niya slope, which is f prime of 16 ng x. Okay? Which is 1 over 2 times 4 na lang, kasi square root of 16 is 4, no? 1 over 8. So, ang slope ng line na to, may pansin nyo, diba, kanina 1/4, o, mataas ng konti. Nung naging 16 na, 1 over 8, medyo bumaba. So, ito na ngayon ang slope niya. Ito na yung bago class, ganun yan. Okay, mamaya magagamit natin ulit ito kung ano yung purpose niyan. Yeah? Pero yan yung purpose. So, ibig sabihin pala, sir, kapag meron akong curve na ganito, lumalabas lahat ng value ng x may kanya-kanyang slope. Yes. Kaya ang slope niya, ang equation, yung f prime, function of x. Kasi nagbabago-bago yung slope. Depende sa value ng x na gusto mo. Tama? Ganun ang, yun ang purpose talaga ng pag-differentiate kung bakit ka nag-derivative. Tama? So, to get the slope of the tangent line doon sa isang curve. Tama? So, yun nga. Okay. Oh, sige, tuloy natin. How about number 12? Oh, magkaya ito, ganun din yan. Find the dy over dx. So, technically, you're trying to find the slope of that particular curve in every x na pwede mo maisip. Okay? So, sige, ready daw yan. So, yan yun, no? Yan. Okay? Ganyan lang yung concept niya.
Kalakuan, ha? Tigets? Kalakuan, letter B? Okay. Ano yung answer? Ano pala? Ano yung answer? Pagka tinigay ba ito? 14. 14. Negative 14. Aba, negative 14. So, dapat negative 14 na. Okay, sige. Iba. Try mo na ng iba. Okay, dapat negative 14 na. Pag syntax, ano yun? Open and close parenthesis. Dapat, dalawa lang ang error sa calc yun. Isang math at saka isang syntax. Pag math error, yung calc yun yung problema doon. Sabihin, hindi niya kaya masagutan. Pag syntax error, ikaw, ikaw yung problema. Dahil sabihin, meron kang mali doon sa open and close parenthesis. Nadalasan niya, yun, naman na. Ito there. So yun, lahat na nakita kami yung syntax. Ano yung nakalag yun? Tandaan nyo kayo. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwede doon yung mga lugar na, yun, yung,
pag sinapsuit mo, pag umat error, hindi mo pwede yung i-derivative yun doon sa lugar na yun. Okay? So, although pag tinayon yung point na yun, then syempre, we need the same answer. Determine the velocity, okay? When t is equal to 4, given the equation below, okay? Where d is in meters and t is in seconds, okay? Okay, na lang dito. Kapag meron kang function class or meron kang distance, okay? Kung ano ba meron kang d is equal to distance, okay, number 16. Okay? Automatic, ang velocity, kuya ko palang x ito. Okay? Kapag ka meron kang d as our x as your distance, okay, ang velocity, para malaman mo, i-derivative mo lang to. So that is dx, pero with respect sa time. Okay? With respect sa time. So ang tawag dyan natin is, ito naman yung velocity. Paano pag acceleration ang hinahanap mo? Second derivative. So that is, or ang i-derivative mo, yung velocity. Derivative ng velocity with respect sa time, or pwede na naman, second derivative ng distance with respect sa time. Naka? Okay na siya. Okay? Now, before tayo mag-proceed, gusto ko lang kayong i-introduce sa sinatawag natin implicit differentiation. Okay? So, ano ba pag sinabing implicit differentiation? Okay? Halimbawa, okay, ang meron sa'yo, sanay kasi tayo na kapag meron kang y is equal to x squared, tama? Ang derivative niya with respect sa x, dy over dx is 2x. Tama? Ang tanong, paano kapag ang tanong na is, halimbawa, ito yung example. What if ang tanong na y is equal to, halimbawa, z squared. Okay? I-treat mo lang siya na kung paano mo dinidderivative ang x. Okay? Pero, pag ang hinahanap mo ay dy, tapos hindi over dz, kasi pag dinidderivative mo to, usually, kung ano to, dapat din yung variable. Tama? So, ibig sabihin, dapat to dy over dz, which is 2z na. Pero pag ang hinahanap mo, magaling ganun ulit, y is equal to z squared. Pero ang hinahanap mo is dy over dx. Okay? Ganun lang din. Para lang din siya dy over dz. Pero make sure, ipumultiply mo ulit. Yan, answer na yan by dz over dx. So, para sa kakansel yan. Okay? So, lagi mo natandaan, basta dy over dx na, hindi siya yung variable na to. Kung ano man yung, i-derivative mo lang siya ng normal, pero sa huli, yung value na yun, dz, i-dz over dx mo, kung ano man to. Hindi na nyo ang class. Okay? So, ganun yan ha. So, yan yan. Example ulit. What if, halimbawa, meron ka dyan na y is equal to x squared. Pero sabi sa'yo, ang i-derivative mo siya, not in terms of x, pero ang pinapakanap, dy over dt. Okay? O, ano na yan? Normally, i-derivative mo lang siya ng normal, magiging 2x. Pero dahil hindi to with respect sa x, kundi with respect sa t, nakamultiply yan ng dt. Ano? Ito. Ano? O, kung ano lang dito sa ilalim, hindi dapat na sa ilalim. D? Dx over dt. So, dt dapat to. Tapos ito, dx. Naka? So, kung ano yung denominator dito, yun din yung gagawin mo. Okay? O, isa pa. O, halimbawa, meron naman ganito. Y is equal to z squared. Tapos, sabi sa'yo, dy over dt. Okay? O, magiging ano yan? 2z times ano? Dz. So, with respect sa natin na ito, ha? That is, dz over dt. Okay? Sir, ganyan, increase. Sir? Hmm? Ganyan,
implicit differentiation. Ito yung implicit okay. Power dito. Ang ginagawa na natin implicit. Ito, ito yung mga explicit na power explicit. Okay? Ito, implicit na to. Kasi nag-iintroduce na ng bagong variable. Okay? So, ito, mga basic pa lang to. Asa pa? Okay? What if, halimbawa, tanong naman ito. Ito, kung ano yung dito lang. Sabi sa'yo, i-derivative mo siya not with respect sa t. Sabi naman sa'yo, i-derivative mo siya itong y, pero with respect sa z. Ano nangyayari? Ito yung tanong. 2z. 2z lang. Okay, mali pa rin yung ako. Asa pa? Halimbawa, ito. I-derivative natin ito, pero with respect sa z. Ayan. So, dy over dz. Magiging? 2x. 2x, tapos? dx. dx over? dz. Naintindihan niyo ang class? Okay? With respect doon. No? Okay, isa pa. What if, ang tanong mo na ito, number 6. Halimbawa, y squared is equal to x. Tapos sabi sa'yo, i-derivative mo with respect sa t. Okay? O with respect sa t. Magiging? I-derivative mo. Normal lang din. Ano derivative nito? Normally is? 2y. Pero don't forget, dahil with respect sa t ito, at hindi with respect sa y, meron kang nakamultiply na? dy tapos over dt. Entendan nyo ang class? Okay? Tapos ito, magiging? dx over dy. Entendan nyo itong class? Okay. So, how about, ito pa, isa pa. Okay, o ganito naman. What if, ang tanong, ganito na. X squared plus y squared equal to r squared. Derivative with respect sa t. Okay, with respect sa t. 2x times dx over dt plus so, kung constant yan, ang derivative ng r squared is 0. Okay? So, yung r, naiintindihan niyo ang class? Medyo nagbubukuha na yung mga complicated questions, ha? Pero nakakasunod pa. Okay? Naiintindihan siya yung implicit. Okay? Paano pag ang tanong ganito na? Xy equal to 1. Find the derivative with respect to t. Okay? Product rule. Tala yung product rule? Ang product rule, kung copy mo muna yung isa, x, derivative mo to. Pero sabi, with respect to t. So, ibig sabihin, ano yung derivative niyan? dy over dt. Plus, yung isa naman, kung copy mo yung y, hindi derivative mo to. dx over dt. Entendan nyo ang class? Equal to? Zero. Pero paano pag may case, so may trigonometric function? Pag may trigonometric, ganun pa rin. Halimbawa, kunwari, x sine of y. Ang gana, example, equal to 1. Okay? Same method, product rule. Okay? So, x times, ano derivative ng sine y? Cosine y. Ano derivative mo na? Then, eh, ito ay, eh, with respect to t. O, hindi sa with respect to y. So, magiging, dy over dt. Sige, so 0. Plus, ito tayo sa plus. Meron pa. Ito naman. Sine y times dx over dt. Dx over dt. Yan yung equal to 0. Okay, malinaw po ba? Nakakasunod ba? Nakakasunod question. Sir, paano pag lumabas sa choices, yun sa number 7, sir. Paano pag lumabas sa choices, yung isa, equal to 0, yung isa naman, 2R, 2R, DR over DT. I-play yun sa problem dapat. Nakalagay naman sa problem na yung R is constant. Pag wala nakalagay na R is constant, i-assume na constant. Laging constant yun yung R. Hindi lang siya constant kapag itong equation mo na to may kasama theta. Okay. Okay. Halimbawa, R is equal to cosine theta. Variable na yan. Okay. Okay. So, ganyan siya. No, or kaya may ibang concept. Basta nakakita ka ng theta sa problem. Palamang, ang R doon is capital. Pero pagka x squared plus y squared is r squared lang, constant yun, palamang. Okay? Tsaka yun, kaya sa mga problems, hindi madalang ginagamit is r. Ginagamit is a, b, c, d, or
function. Pero usually, pag variable ang R, lagi may kasamang theta sa function. Mostly, hindi na gamit na, sir, na as variable ng derivative, sir. X, Y, Z. Oo, X, Y, Z. Kadalasan na yun. Pag Cartesian, yung gamit na R, ang variable naman, polar na tawag ko. Under ng polar, R and theta lagi, magka-partner. So, pag kawala yung theta, may R lang, malamang constant ng R. Y prime. Okay? So, yan yung magiging 2y, y prime. Diba? Plus, o ito naman, yung y squared times dx over dx, which is 1. Kaya pansin nyo, kung dito yung multiply ng ganito, 2x na lang, diba? Sa totoo lang, meron yung dx over dx dyan. Nagkakataon, siyempre, parehas lang. Hindi na lang ilalagay. Kaya 1. Kaya derivative ng x is 1. So, ito na, wala na. 1 na lang equal to 0. Okay? So, pag hinahanap mo yung y prime, pwede mo lang masol. Ganito ba? Yes, sir. Ano ba? Paano pag halimbawa, pwede rin ito na ano ha, na halimbawa yung number 11, xy square, pero sabi sa'yo, derivative mo siya with respect to y. Pwede rin yun. Pag with respect to y, paano naman siya? X times, derivative ito with respect to y is? 2y. 2y. Ayun na lang. Plus, okay, plus, ito naman, y squared, tapos, derivative ng x, with respect to y, d, dx, over, dy, equal to, sabihin mo siya, with respect to y, okay, so, dx over dy naman, kasi with respect to y, okay, so, at tawag na lahat ng ginawa natin, implicit yan, ibig sabihin, hindi na siya yung tipong y, tapos x na sa kanan. Yung y and x pa nagkahalo-halo na. O kaya, hindi yan siya dx, kundi with respect to tina. So, kung ano yung with respect to? Yun lang, gano'n lang tinuman siya. Okay? Now, meron na tinatawag na differential, ha? Okay? Differential lang ang term, hindi derivative. Okay? Pag differential yung term, tinatanggal mo lang yung with respect to. Okay? Ibig sabihin, di ba, dy over dx. Wala na yung dy, dx, ilalim. Dy na lang. Tatuloy mo lang lahat ng denominator nito. Okay? Paano yun? Halimbawa, balikan natin, kunwari, y is equal to x squared. Sabi dito, find the differential. O, so, gagawin mo, hindi mo siya yung y prime. Kundi, hindi siya dy over dx. Kundi, dy na lang. Wala na over dx. Ako ha? Tapos, derivative ng x squared is 2x. E di ba, kung wala, dy over dt. Now, ito, 2x times dx over dt. Wala na yung over dt, kundi dx na lang. Differential na tawag ko. Ako ha? Find the differential. So, or change. Pwede rin naman na, halimbawa, o ito, x, y equal to 1. Paano yung differential niya? Product rule. X times dy plus y tapos dx equal to 0. Hindi na ito, class? Okay? So, halimbawa, isa pa. Kunwari, trigonometry. X sine y equal to 1. Ganun ulit. Product rule. Dalawang function mo. Okay? X tapos cosine y times dy, yung kanyang variable. Plus sine y dx equal to 0. Okay? Malino ba? Nagigets? Nagigets? Lahat na nakakasalaw. Okay? So, ganyan lang yung approach dyan. Okay? So, anyway, ayun. Nasagutan nyo na yung number 16? Ano ang answer sa number 16 na lang? Ayun. That is 19.8. Okay? Very easy. Okay? I'll try natin pala dito. Number 16. Okay? Ito, ayun na lang. Didiscuss ko lang kasi mamaya, pag nag-discuss tayo ng mga application,
application, hindi na dapat tayo mahirapan. Especially time weights. Okay? Yan yung nagpapahirap sa atin sa time weights. Pero kung malinaw sa ito, ay nako, walang challenge yung time weights. Okay? So yan lang yun. Anyway, try natin. Point of derivative, so we have distance is 20t plus 5 over t plus 1. Okay? E di ba sabi mo, i-derivative mo lang ito, velocity na siya. Okay? So technically, kung gusto mo siyang i-manual, ganito din nangyari. dt over dt. Tama? With respect sa t, kasi t yung function natin. So magiging 20 na lang to. Hindi ko na gagawin yung dt over dt ha, kasi t naman yung function. Yes. Pero kung with respect to x yan, yun, magkakaroon siya na multiply dt over dx. Okay, so anyway, 20 plus or minus, anong derivative pa rin ito? Papala, another nga pala. Kapag meron pang derivative na 1 over x square, 1 over x, ang answer ang ito, or kung ano man ito, constant a, that is negative a over x square times dx. Derivative na ito yun. Okay? So, ibig sabihin ito, magiging negative lang na 5 over, yun nga lang, hindi siya x, pwede gawin mo t plus 1 quantity. Okay? Square. Okay? Which is ang derivative ng t plus 1 is 1. So, wala na rin yun. Okay, yan yung answer. Tapos, substitute mo na lang at t is equal to 4, which is also our velocity. Okay? The answer is letter A. 19.8 meters per second. Pero pwede naman diretso sa calculator. Hindi na naman kailangan i-manual na rin. Pero maganda dapat, kahit kaya ng calculator mo, dapat kaya mo rin. Okay? Sa manual. Okay? Okay. Try natin yung number 17. Nag-i-gets pa ako last na ha? Nag-i-gets yung discussion ha? Sige, try natin yung number 17. Okay. Number 17. Sabi dito, find the slope of the curve R is equal to, yan. So ito, kita nyo, R is equal to sine squared theta at theta is equal to pi over 3. Okay? Question class, dahil yung theta mo, yung R natin, tsaka may partner na theta, malamang ano yung R dito? Variable. So we have variable at R and theta. Okay, anyway, hanapin natin yung coordinates in polar. No? Ito yung coordinates niya na polar form. Coordinates. Okay? In polar form. So, coordinates niya is, alam natin na R, di ba, R theta yun, pero ito coordinates. Alam natin na theta is pi over 3. How about R? Very easy. Substitute nyo yung pi over 3. Wala ka. Kamaya pa yung very easy. Medyo mahaba-haba yan. Okay? Pero kung nag-get nyo ito, ginawa natin na ito, madali nyo maintindihan ito ng percentage. Okay? Ano yung R? 3/4. Ayan, 3 over 4. Okay? So, pag dinaribatid mo yan, wala yung answer. Okay? Bakit? Kasi ang slope, hindi dr over d theta. Tama? Ano nga ang slope? Ano nga ang slope? D? Yun. Ang slope is dy over dx. E ito, r theta 2 eh. Kailangan maging dy over dx yan. Naka? Ang problema wala. Da? So kung matatanda niyo yung polar coordinates natin last time, merong equivalent yun. Da? So ito ang goal natin. We need to find the dy over dx. Okay? Now anyway, ang gawin muna natin guys, yung r, total may r na rin naman tayo, yung dr over d theta. Okay? So, using derivative, dr over d theta is what? Paano nga yan? Naka-square yan eh. So, pag mo, i- bababa natin. Tama? 2 times, kukopi ko to, sine theta. Times, yung nasa loob. Diba ito ay parehas na sine theta quantity square. Nakaganyan yan eh. Okay? So, ibababa mo yan, 2 tapos sine theta times derivative ng nasa loob, which is cosine theta. Okay? Ngayon, saka mo i-substitute yung theta. No? So, at theta is equal to pi over 3, ang dr over d theta is 1.
VR over the letters 1. Pwede rin itong sine 2 theta. Ito, equivalent ito sa sine of 2 theta. Pero, identity. Okay, pero kahit hindi na sila ito, mayroon ko lang. Ano yung answer? Subscript nila. Wait, nakaligas ba kayo? Ano yung dyan? Radius sa? Over 2. Oh, pi over. That is 3 over? Square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. Okay, ayan na. Ito na yung mga value natin ha. May dr over d theta ka, may r, tapos may theta tayo. Yung recap lang natin, dr d theta ito, r is equal to 3 over 4, and our theta is pi over 3. Okay, wala dyan nagbigay sa atin ng dy over dx. Pero, punta dahil niyo sa polar coordinates, may equivalent yung x eh. Ano ka ang x in terms of r and theta? X is r cosine of theta. Tama? O, di-derivative natin ito. Okay? Derivative natin siya. Pero, ang gagawin natin, total r and theta to, total ito, naka-with respect sa theta, i-derivative din natin to with respect sa theta. Okay? O, tanda niyo yung implicit ha. Ano ang derivative nito with respect sa theta? Let me dito. Okay? X is equal to r cosine theta. That is, i-derivative with respect sa theta, magiging d. Tatay mo ba? Ito, o, ano ang ginagawa? Pagtad mo nung z, gawin mong theta to. dy over d theta. Itong t, o, dy over d theta. Theta. Ginagawin natin. So, lumalabas ang dx over d theta is, ano yan? Hira talaga kasi number 7 eh. Imagine nyo kung wala pa ito. Nung sa ako pala yung introduction yung PC. So, medyo, medyo mahirap siya nga explain. Kaya, halaga natin ang preliminary. But anyway, ano yung dx over d theta? Kaya na lang? Parang try down. Square root of 3 over
Simplify ba ito? Nakasimplify na, no? Kasi yung kalbi na simplify na naman. Sir, I-check na rin. Yung parang para-tras kayo na answer. Negative ba? Negative ba ito? Negative 9 plus 3 square root 3 over 8. Plus 3? Plus 3 square root. Parang hindi yata yung answer na. Negative square root 3 over 8. Ayan. Para-tras na. Negative ba ito? Square root of? Hindi siya simple. Okay. Now, anyway, before we proceed with maximum minima, syempre, alam ko, gusto nyo mag-break. Break muna tayo. No, para makilala. Extrema ang tawag sa kanila. Okay? So, critical points yan. Tanong mo, anong characteristic ng extremum na yan? Ano yung characteristic ng mga
critical points natin. Papansin nyo, di ba kapag kumuha ako ng point dito ng coordinates na to, which are not the critical points, basta coordinates lang sila. Tapos kinuha ko yung derivative, ang makukuha natin are the slopes ng mga tangent line. Pero kapag halimbawa, nandun ko na sa point wherein, eh yung point mo na maximum at saka minimum point, lumalabas, ano kaya ang slope niya? Zero yan, di ba? Para sa maximum point, sa dulong-dulo sa taas, pagka kinuha mo yung first derivative niyan, ang slope ng line na tangent dito is zero. Ganun din dito, pag kumuha ka na halimbawa ng point na to, na minimum point, tapos kinuha mo yung slope ng line na pwede mo mailagay dyan, sa tangent, point of tangent, si kumukuha mo dyan, ang slope din is equal to zero. So, ibig sabihin, para ma-satisfy na ang hinahanap mo is maximum point or minimum point na value ng x ay ang value ng y ng f of x natin, all you have to do is find its derivative at dapat ang maging value nun is zero. Tama? So, yun lang naman yun. Okay? Now, yan. So, yung f of x natin. So, yung point na minimum, ang y prime niya ay zero. Point na maximum y prime is zero. Kaso nga lang, minsan, hindi naman laging y, pag hindi naman laging maximum y, minimum y. Minsan kasi hinahanap maximum area, minimum length, mga ganon. So, ganito din siya. Lumalabas, meron pa, instead na f of x na nakalagay dito, nakalagay is area. Tama? Tapos nakalagay dito is length. Di ba? Mga ganon. Or kaya, height. Ganyan. O kaya, radius. Parang ganon. Okay? So, lumalabas, ang function mo is A of, kunwari, R. Di ba? Tapos, sabi sa'yo, maximum area. Pag tinanong mo ngayon yan, A of R na ngayon yan. So, parang ganito siya. So, maximum area, and yung slope niya. Tama? Now, ang function mo is A of R. Hindi na F of X. Kasi nga, A na yung ginagamit natin. Okay? So, get the maximum area, edi kuhanan mo lang yung kanya slope na equal to zero. Hindi na nyo ba, class? Kaya mapansin nyo, lagi kayo na d-derivative ng A with respect sa kumari X o kaya with respect kumari to R tapos ina-equate mo yun sa zero. Kasi nakukuha mo is yung slope na zero. Nakuha nyo ba? For the maximum and minimum point. Okay? So, yun yung gagawin natin. Now, sige, try natin yung number 18. Sabi ito, find two numbers daw kung saan yung sum is 20. Okay, so kunwari, ilagay natin number 18. Tumpilin natin itong x yung isang number, yung y yung pangalawang number. So, syempre, x plus y is equal to 20. So, lumalabas, we have y is equal to 20 minus x. So, sabi niya, yung product daw nila is maximum. So, parang ito yun. Instead na area ang ilalagay natin, P naman. Okay? Product. So, sabi natin, product, eh, ang formula ng product is x and y. Okay? Eh, syempre, dapat ito, isang variable lang ito. Kasi ang goal natin, P tapos x. Tama? So, kaya ang gagawin natin, ito magiging x times, ay, naku, ang lagay na lang. Okay? Yan ay yung function mo. Okay. So, this should be P is equal to 20x minus x squared. Para makuha mo yung maximum product, okay, i-derivative mo yung f of x na yun. Tama? Yung P. Okay? So, that would be dP over dx. Magiging 20 minus 2x. At dapat ito ay gawin mong 0. Para nakuha natin yung slope. Kasi slope na eh, di ba? Is maximum. Okay? Or slope is 0. And yun na, lalabas na yung x, di ba? Which is 10. Okay? So, also lalabas y is 20 minus 10. We have 10 as well. So, the area is, the product is 10 times 10. Okay? So, very easy. Okay? Ang dali niya lang, di ba? So, di ba pwede tingnan doon sa joystick? Yun. Or, pwede nyo i-reverse engineering, ha? I-check mo na lang kung sino yung maximum na product. Tama rin yun, ha? So, gawin mo, from the choices, okay? From the choices, reverse, okay? Reverse engineering, okay? So, from the choices, multiply mo yung 8 and 12, di ba? From the choices, multiply mo yung 10 by 10. Tapos, C and, mapansin mo,
Tapos, isa lang din na may pinakamalaki answer, no, which is yung 10 by 10. Okay, iba yung mga answer nito eh. Diba? So, ito, 9 times 11, 9 to 9 lang. Okay? So, isa lang kung bigay na ba, pinakamalaki mo. Diba? So, the answer is letter C. So, tama, no? So, kahit ang letter B pa lang. Kahit alin ha, solution. Sir, chances lang yung isang no, na lalabas yung pinaka-maximum sa solution, sa ano, choices. Choices. Actually, hindi. Lagi yan. Lagi yun, sir. Lagi. Iyo. Kaso, may limitation dyan. Ano yung limitation? Tumari, ang nakalagay is find the number. One of the numbers. So, lagi ma-effective yung reverse engineering. Kaso, minsan, mahirap gawin yung reverse engineering. Halimbawa, wala yung partner. Kunwari, nasa problem na, nasa choice lang, 8, 10, 6, 9. So, ngayon, hindi mo alam kung kanino ipapartner. So, yun yung giving problem. Sir, di ba, palagi kung nasa bitna yung maximum nila? Pag-prada. Pag-prada. Sa bitna po. Ah, nasa bitin din. Hindi po, kunwari po, 15 po, sure po yun, di ba? May pagka sinabi sa wrong. Pagka, pag ang summary, ay sakto lang din ang two numbers. Pero pag ang condition, halimbawa, find two numbers given yung sum nila is twice the other. Parang gano'n. So pag medyo may complication na doon, mag-iwan na siya. Pero pagka sinabi ka ganyan, lahat ng uri ng problem na to, palitan mo lang yung 20, gawin mo 30, automatic yun. 15. Pagka ito, palitan mo ng 150-50. So yung problem na to, ulit-ulit, bagay, mga karamihan ng problem, ulit-ulit lang eh. Pagka yung, kagaya yan, may ensure na kayo sa dito ata yung original design niya. Meron silang shortcut formula ng mga common problems sa ano, sa calculus na maximum minima. Halimbawa, kapag ka naka-encounter ka ng trapezoid, na kunwari trapezoid x, 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 although, dapat ito yung requirement. Meron kasi mga tanong ng problem na hindi 2x ito, ito x, x, eh, diba? Pero pag x, x, x ito, find the maximum area, automatic lagi na ito 60 degrees. Okay? So, pwede mo na makuha yung maximum area nito. So, may mga ganun tanong na paulit-ulit lang. O kaya, yung kunwari cylinder na i-inscribe mo sa isang circle, at sa isang sphere, di ba? So, automatic yung H niyan, o yung kunwari ito yung R, yung H niyan, automatic is R over 1 over square root of 3, parang gano'n. Pagkasunod mo, tapos yung R naman ni F is R over square root of 3. Parang gano'n. Okay, and then, hindi ka lang sure to. Hindi mo ulit yan. Pero, technically, may mga gano'n, nalagi na lang paulit-ulit. So, ibig sabihin, nagbabago-bago lang yung radius. So, ito, kasama ko doon. Okay, good. Okay, so, pwede na i-check pala yun, yung I think sa person video yun na reviewer, or I don't know, yung mga tao, yung mga meron ba. Kaya sa algebra, sir. Parang sa algebra, sir. Ah, sa algebra. Hindi, pagka maximum minimum, may condition yan. Right? Yeah, do you find it yan pagka sa algebra? Kasi kulang siya. Pagka kasi sumarap mo siya by algebra, ano siya, kulang siya ng isa pang unknown. Kasi kulang yan ito, x plus y, wala na siya ibang given. So, hindi na siya masasolve. So, kaya, usually, pag maximum minimum, lagi ganun. Lagi siya, pagka isasolve mo by algebra, kulang siya ng isang equation. Kaya ka nagpa-maximum minimum. Ayan, so pwede nyo i-check yun ha, yung maganda yun, yung mga lalo sa geometry, para hindi natin sa solve. Okay, kaya may bibigay tayong example nyo. At least hindi na kayo na kailangan, pwede tagaan mo na lang yung shortcut formula niya para hindi mo na lang yung solve yung maximum minimum. Pero maganda pa rin, before mo gawin yun, make sure na alam mo kung paano solve using the maximum minimum method. Kasi hindi lahat kayo ng shortcut formula. Okay, mga gaya nito. Now let's try number 19. What is the area of the largest rectangle? Oh, ito. Ay, maganda itong tanong na ito. Number 19. Ito, gagawa tayo ng shortcut formula na pwede gawin nyo. I-derive natin. Tapos, pag next time, kahit magbago yung radius. Kasi ito nakalagay, radius 10, di ba? So, what if ito, radius 20? So, gagawa tayo ng way na yun na lagi yung answer natin. O, yun na yung shortcut formula natin. Basta maxima, minima. Diba? So, pwede kayo mag-derive na. Okay? So, sabi dito, ano daw yung area ng largest rectangle? So, every time na naka-encounter ka ng problem, na hinahanap is largest rectangle. Okay? With any radius, eh, di ba, ito daw is 10, gawin ko muna R. Okay? Para next time, isosolve na natin, hindi mo na siya isosolve na manual. Okay? Diretso na lang. Ang tatong lang yung formula. So, pwede nyo gawin yan, ha? Na, yan, sa ulo na lang kayo. Or, as long as the
kasi mo ito, Florel, magmamanual pa rin. Para pagdating sa exam, nali mo, nagkataon, yung nasa ulo mo, wala doon sa pinigay sa board exam. At least kaya mo pa rin siya mag-delipat yung manually. Okay? O, try natin. So, total, lagyan ko ito ng Y and X. Okay? Ang equation ng set kayo lumalabas dito, ilalagay mo sa coordinates yan eh. Ito yung equation ng circle na ito would be X squared plus Y squared is equal to R squared. Okay? Itong point na ito, ito, this would be X. Okay? Yung height na ito is Y. Kaya yung point na ito is point X and Y. Tama? So, to get the area, so height is Y. Ano lumalabas yung area ng rectangle? So, kasama yung kabila, ito, kung ito yung X, also X dito, di ba? So, ang area is 2XY. Nakuha mo ba? So, ngayon, eh, syempre, ito, X squared plus Y squared is equal to R squared. Kung gusto mo makuha yung Y, that would be square root of R squared minus X squared. Okay? Nakuha ka, plus? Yes, sir. Alagyan natin dito. So, area is equal to 2X square root of R squared minus X squared. Okay, ang kaso dito, mas mahirap itong itinig. Ayoko na rin itinig ko, hindi talaga naka-square root eh. Mas mo siya possible, iniiwasan natin yun. Okay, mahirap kasi. Makes the last one. Nakalito. So, ano gagawin natin para mawala square root? Makes the one. Ha? Kasi, meron pa mas madaling paraan doon. Ano? Square natin both sides. Totally, wala nang square root yun. Okay, ha? So, pag ina-square mo sa both sides yan, magiging a squared is equal to 4 x squared times r squared minus x squared. Ngayon, pwede mo na i-derivative. Madali na siya i-derivative. Mas madali pa nga nito, i-distribute mo na natin. Okay? So, ang nangyayari, mas madali itong derivative lalo nun. Magiging a squared is equal to 4 r squared. Remember, r squared dito is constant. So, 4 r squared x squared minus 4 x raised to 4. Tama? O, di pwede natin i-derivative. Now, tandaan niyo mag-derivative ng implicit kanina? Okay? Tandaan niyo ba? Okay. O, ano nga derivative ng a squared pero with respect to x? Magiging ano? X. Okay. Okay. Pero, ito muna. Derivative ng a squared magiging 2a times so, 4r squared times 2x. Okay, 2x, tapos, wala na. Minus, minus 16x. Okay, so, di ba kapag maximum area, sabi ko sa natin, kailangan natin is maximum area. Ano gagawin sa dn over dx? 0. So, totally, mawala na to. Damay na rin yung 2a. Okay, lahat 0 na to. So, wala na to, di ba? Wala na to. Tapos may mga cancel pa tayo. Ano yung mga cancel natin? Yung 4, cancel na. Tama? 4. So, makita na dito ay 4. Tama? Ay, cancel din yung 2 eh. So, may makita na dito 2. Tama? So, wala na yung 8. Tapos, ano pa? X. Cancel na rin yung X. 4R squared. Tama? Wala na rin yung isang X. Magiging X square. So, lagi kayo makita na ha, ito, 0 na to, wala na rin ito eh. Okay, tapos, R squared, tama? Minus, X at minus 2, minus 2, X squared. Tama ha? So, lalabas, so, transposing, we get 2X squared equal to R squared, square root both sides, that would be square root of 2X equal to R. Tama? So, lalabas, now we have X is equal to R over square root of 2. Okay? O, meron ka lang X. O, yung Y naman, yung Y. Okay? Ibalik natin yung equation dito. Y squared is equal to R squared minus X squared. So, ano nga ang X squared natin? R squared minus, ang X squared is? R squared over 2. Tama? So, this will become y squared is r squared over 2. We have y is r over square root of 2. Tama? Ito ba, class? Okay? So, ngayon, meron ka ng formula for x.
So this will be our formula. Okay? Ang x automatic is r over square root of 2 and y is equal to r over square root of 2. Basta ang tanong, what is the area of the largest rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius r? Okay? So ngayon, para makuha ang area, that is simply 2xy or 2 times r over square root of 2 times r over square root of 2. Okay? So that would be square root of 2, square root of 2. Tara to, magiging r square. R square na lang. Cancel. Ah, cancel na. So r square na lang. Yun ang pala sa potato. Area is r square. So ito, kasama na rin sa formula. Area is r square. So ibig sabihin, ano po answer? That is 10 squared, area is 100. So very easy. Okay. Di ba? So ano, sir, ito mahirap na part. Itandaan mo na lang ito. Every time ito. Pero at least, kung halimbawa, hindi kayo yung type of problem, kaya mo palitawin, gawa nito. Okay? Question na lang siya. Hindi ko sinasundan, sir, paano nakuha yung 2 times x tensor? Yung lang, sir, yung part na. Ah, okay. Just, ito naman, saan na galing ito? Area ng rectangle. Which is? Length and base times? Height. Okay, di ba, ano ito? X. Ito, x na rin ito, kasi pantay naman yan. Eh. So 2x times okay, very easy. Diba? Lahat na sundan. I guess. Okay? So basta naka-encounter kayo ng ganun na tanong, automatic ito na yan. Ito na yung gamitin yung formula. Okay? Pero at least, kailangan alam niyo pa rin kung saan nagaling. Ito yung makapabilis na, hindi ka na dadaan dito. Okay? Pero kung halimbawa, nalimutan mo ito, kaya hindi pa yung tayo ng problem, dapat alam mo pa rin ito. Exclusive so, lang po yan, sir, for second. Yun, exclusive lang yan sa ganitong type ng problem. So, pagka drawing mo, iba na yung formula. Halimbawa, ang tanong is ganito na, tapos ito yung rectangle, hindi na pwede ito. Sir, okay? Times na lang. Times 2, sir. Yes, sir. Hindi natin sure, eh. One half yung y, sir. One half yung y. Yes. Oo, nga, pwede. Times 2. Ang area mo ay 2xy, 4xy, tama 4xy. Maximum area. Tignan natin. Sure nga naman natin. Paano gagawin yan? Gagawin mo yan eh, di ba? Okay, ito, 2r. Okay, ito yung x, ito yung y. Tignan natin ha, ang area mo dyan is xy. Tama? So, ibig sabihin, area is x square root of, ano to? 4r squared minus x squared. Tama ba? Tama, tama. So a squared, you know that is x squared times 4r squared minus x squared. Okay, so this will become 2a. Okay, distribute muna natin. Tinatay na, didirect natin ulit yung formula. At least pag na-encounter nito, alam nila rin. Just in case. So we have a squared is equal to 4r squared x squared minus x is to 4. So 2a dA over dx equals to 8r squared x minus 4x cubed. Ito magiging 0. Lahat nalusunan ako. Ginagawa ko lang ulit yung ginawa natin doon. Ulit-ulit lang siya. Ngayon nga lang, ito na yung relationship ha. Ito na, hindi na yung pagkain. Okay? So, ito, mag-cancel ang 4. Magiging 2 ito, yung sa 8. Tapos, cancel yung isang x. Magiging x squared. Ang magitira ay 0 equal to 2r squared minus x squared na lang. Yes, sir. Minus x squared. Okay? So, lumalabas x, r squared. So, natin. We have x squared is equal to 2 r squared. So, therefore, our x is the square root of 2 times r. Tama? Tapos yung y naman, ganun din. Square root of 4r squared minus x squared is square root na 4r squared minus ito, which is 2
r squared. So we have square root of 2 r squared. We have y is square root of 2 times r. Ito naman yung x and yung y natin. So to get the area, okay, ang area is xy, okay, so that is all tama, no? Square root of 2 times r, square root of 2 times r, we have area is 2r squared. Okay, tama, no? So ibig sabihin, ito na yung tatandaan yung formula naman. So kanina, ito yung mga formula to get the bases. Kasi minsan ang tanong hindi naman yung maximum area. Ang tanong is yung base lang, o kaya yung height lang. Okay, so dapat alam nyo pa rin yung dimension. So ito na, x is equal to square root of 2 times r, y is, pero ang x and y dito, hindi na yung kalahati ha. Hindi ka gaya na, di ba? Kasi yung kalahati lang yung x, kalahati lang yung y. Ito, ang buong x, buong y na yung base. So we have square root of 2 times r, tapos yung area is 2 r squared. Okay? O, times 2 nga lang din yung area. So tama. Okay? So kung meron naman dyan is, what is the area of the largest rectangle that can be inscribed in a circle of radius 10? Ang answer doon is 200. That 2 r squared kasi. Pagka sinabing, what is the area of the largest rectangle that can be inscribed in a circle pero ang radius is 5? Ano yung answer? 50. Kasi 5 squared times 2. Nandiyan na diba, class? Okay? So, maganda yan. Maganda. At least kung either, pwede mong i-derive tapos nandang ako yung formula. Okay? Para sa board examination, at least meron ka ng certain number of problems just in case na lumabas, tayo mo na siya masolve. Sir, kasi kung, di ba, semi-circle lang po yun, tapos yung buong circle. Okay. Sir, hindi ba possible na yung, bakit yung x value po ng x nila is magkaiba? Ay, ito. Opo. Saka yung value po ng x value. Hindi po ba sila dapat pantay lang? Parehas man yan, parehas yan. Okay. Parehas yan. Kasi yung, kaso ka lang dito, ang x doon, dito 2x kasi. 2x. Ay. So pag tinayos 2 mo to, 2x. Di ba ang x dito ay, ito, r over square root of 2. Pag nagtayos 2 ka dyan, magiging square root of 2 times r yan. Diba? So, try natin. Tinan mo. Pakita ko lang. Yung, kumari base, yan yung base natin, di ba? Base is 2x, which is 2 times r over square root of 2. 2 over square root of 2, square root of 2 yan. Okay? Times r. Yan yung base, which is the same as base din dito. Para sa yung base. Tapos yung y din din. Yung y naman niya, kanina, y ito yung y na, kayo ito na yung y, 2y na. Okay, so ang height na ngayon dito is 2y. So, h is equal to 2y. So which is 2 times r over square root of 2. So same lang doon. Square root of 2 times r. Okay? So, nagkalahati lang kasi. Kaya sakto rin, yung area, kalahati din. Ano yung double rin? So, question, sabihin ako ba? Yan iba? Ito no? Ready na naman? Taba na naman? Okay. So yan siya. No, o sige, copy muna kayo. Copy muna. Di ba yung is trial number 20? Nakalimbo. Para tayo sa swap sa pang problem. Ito ay example po nito. Another example ko. Ito ay trial number 20. Oh, ayan. Ini mah apa ya? Ini apa? Ini lah anak semua.
state. State. Free state. Okay, space. Free state. Okay. Distance, find X
statement lagi yan. 5x given minimum length of wire. Minimum length of wire. Okay? So, yun yung statement lagi. Then yun lang. Then yung solution na to. S is equal to AL. Ang A is 8 times 15 over 8 plus 12. So, yun na yun. So, the answer is 6. Very easy. Okay? Kasi gusto ko din i-derive. Sige, try mo. Ako sa bahay. Ito na yun. Basta yan ang lalabas niyan. Okay? So, derive na yan. Derive na. Pagka common problem din yan. Ibig sabihin na nagbabago-bago lang dyan itong ito. Pwede 75, tapos 100, tapos 200 meters, mga ganun. Okay? So, ibig sabihin, laging ganito lang yung bago. Pagka ilang rin yan ito, common tumagalitong type ng problem when it comes to maximum minimum. Okay? So, how about number? Oh, question. Sir, di ko, sir, kasi narinig ko na lang, sir. Kung tatapit ka po mga sinatanong dyan, sir, yung sa okay. Parang hindi niya pumaan yung rules po doon. Kasi kung yung... Ay, hindi sir. Wala. Right. Okay lang sir. Hindi okay. Alam ko sir kasi yung S1, yung 6. Malabo kasi yung 6. Sorry sir. Ay, ito X. 15 ito, 15. Ay, sa loss of triangle. Oh, sa eight, pwede pa rin. 6, tapos 8, oh, tapos okay. S1. Okay, pwede pa rin. Square minus 12x plus 36. Ito naman plus
y squared. Ngayon, syempre, hindi pwedeng may x and y, diba? So, kaya natin, piliin natin, sabihin is x na lang. So, para maging x ko, lalabas, we have y squared equal, diba, sa x. So, yung point x, y na to, papantay ko na to. Gagawin natin x, tapos yung y niya is square root of x. Ganyan yan, diba? So, yung y squared, magiging yung y square root of x. So, ang y square? X. Tama? So, ito magiging x square minus 12x plus 36 pero plus x na lang. Kasi nga, ang y is equal to square root of x o ang y square is equal to x. Ito na yung ba, class? Okay. Pwede natin pagsamahin na ito. X na ba ito? 8x. 8x yun. Magkakamali pa tayo. Ulitin natin ito lahat. So, ano yan? Y is equal to square root of 8x. So, ito, square root of 8x. At, yun na. Ang y squared ay 8x. So, hindi ito x lang. Dapat ito ay, yung y squared ay 8x. Okay? So, s squared ay s squared minus 4x plus 36. Okay, yan lang. Dilibotin natin ito para madali. Sir, question lang, sir. Applicable din po ba yan sa anan ni? Oh, alin sa ito? Tamo. Oh, press natin. Pero sa analiti kasi, line kasi yung tanong doon eh. From distance to line. Pero pwede rin yun. Kung gusto mo na gano'n, yun din. Pero mas mahirapan eh. Kasi, ang derivative pa. Yung analiti, direct substitution na lang yun eh. Ganun siya. No? Okay, oh, sige. Pagin na natin. No? Ayan na. So now we have, derivative natin. Ang derivative nito is, with respect to x, magiging, 2s ds over dx equal to 2x minus 4. Yung ds over dx magiging 0. Para sa minimum. The minimum s. Remember, kung ano yung minimize mo, yun yung ginagawa mo, 0. Pag-derivative. So, mawala rin mo ito. We have 0 is 2x minus 4. Therefore, our x is 2. O, yun na. Masusolve natin ito. O, meron na tayo yung 2. Hinahanap na distance, no? Eh, pwede natin i-substitute na lang dito yung 2. Tama? Ito tayo, naman yung s, eh. Okay? So, yung s is equal to square root of x squared minus 4x plus 36. So, therefore, our s is ano yan? Yon, 5.66. Okay, very easy. Very hard ba? So, yan. O, oh, letter C. Okay, manual ka lang. Yan. Hindi siya pwede mag-solve ng mga formula. Okay? Okay, number 22. Okay, o, try natin ito. Number 22. Ito, medyo mahirap din ito. Okay? So, pero actually, may default answer ka nito eh. Pero, hindi lagi. Hindi siya default. Okay? Ang sabi sa problem, a man at a point A daw is on the shore of a circular lake of radius 1 kilometer. So, ibig sabihin, kung ito yung lake natin, sabi natin circular. Ganyan, di ba? Okay. So, kung ito yung ating lake, circular siya, ang diameter nun, automatic is 2 meters. Radius is 1 eh. Tama? Sabi sa problem. Tapos, a man, at point A, sabi natin ito yung point A, okay? On the shore of a circular lake,
okay, of radius 1 wants to reach point B on the shore diametrically dun sa point B. So, gusto niya makapunta dito? Point B. Tama? So, ang gagawin niya dyan, para makapunta dito, either lalamoy na niya. Tama? Pero sabi dito, he can row a boat, no? Kung babangka siya, 3 kilometers per hour, or pwede tumakbo siya around the lake, 6 kilometers per hour. Okay? So, yung sa may velocity. At what angle daw, with the diameter, mula daw dito, anong angle niyan, should he row in order to reach B in the shortest possible time? So, yung sabihin, class, ang gagawin pala, kung sasabahin ngayon, may portion na magbabangka siya pagunta dito, yung natitira, tatakbuhin niya. Naka? Ang tanong daw, ano yung angle na ito? Okay? Para magawa niya yun. Naka yun ba? So, mahirap pa ba yun? Pag-skip din yan, skip. Skip yan, skip. Mahirap sa skip na natin yan. Pero ganun yan. Anyway, no, ito. Alam natin na ito yung radius is 1. Tama? Okay? So, ito ang ito. Pero nag-guess niyo yung problem. Kasi unang-una dapat pagkabasa. Para mag-solve ng maximum minima class, una, naiintindihan mo dapat yung problem. Okay? So, nag-guess niyo yung problem. Okay? Pag-English po. Pag-English. Pag-English, mahirap na eh, di ba? So, yun nga. Ayun lahat, yung pag-alaw sa point B, di ba? Given radius is 1, kaya yung diameter, alam na natin 2 eh. Okay? At ako sabi niya, if, binigyan mo muna ng details, kaya yung magbangka daw 3 kilometers per hour. Tapos kaya yung tumakbo, 6 kilometers per hour. Tapos, at what angle, from, sabi niya, at what angle with the diameter? So, dito, magpo-project tayo ng angle from the diameter. Okay? Should he go, lalawin niya daan, ayan, magbo-boat siya, in order to reach B in the shortest possible time. Okay? So, ibig sabihin, may meaning ka kasi kung lalawin mo is, tatakbo pa ganun, or, lalamoy. Naka? So, ganun siya. Okay? So, ngayon, pinagsama natin. So, lumamoy, nag-boat, tapos nagtakbo. Okay, yun yung nangyayari possible time niya. So, ibig sabihin, eto, may time to. Time ng paglamoy at time na magtakbo. Yun ngayon yung hinahanap natin. Minimum na time. Okay, so, alam niyo naman yan na yung mayroon tayong time, yung times, inform niyo rin, di ba? Times distance over velocity. Tama? So, ibig sabihin, pagka nalaman mo na yung distance nito, okay, alam mo na rin yung distance nito, makukuha mo na yung time. Tama? So, yun eh, ang distance na ito, hindi pa natin alam, so sabi natin D1 over velocity, pero yung velocity nito given sa problem eh, ano yung velocity na ito? 3 kilometers per hour. Plus, yung distance naman ito, so D2 over yung 6 kilometers per hour. So, yan yung minimum time. Ang kailangan naman natin, yung D1. Kasi dapat plus, yung distance na to is in terms of theta. Kasi kailangan natin minimum na yung value ng theta eh. Naka? So, dapat yung D yan. Dapat theta to. Okay? So, ang tanong, paano natin siya i-relate dun sa theta? Okay? Now, papansin nyo, para ito dun sa D2, ito, para ma-relate mo sa angle, pwede mo itong lagyan ng buhet eh. Tama? So, pag nagyong ka ng buhet, kung alam mo yung angle na to, pwede mo na yung makuha yung S. Tanda niya yung S is equal to R theta. Tama? Tanda niyo ba yun niya? Ang problema, ano kaya yung theta nito? In terms nito. Palagay mo. May characteristic yan. Lagi yun na kung ito ay theta, yung central angle times 2. So this is 2 theta. Tama? Ano yan? Plain and solid geometry. Pinag-usapan natin yan noong Monday. Pinag-usapan yan noong Monday. Meron yan noon. Na kapag ka meron ka ganito, naglagay ka ng central angle, automatic, yun nandito sa likod, kalahati. Diba? Ngayon nga lang, ginanong siya. Okay? So, kalahati lagi yan. So, kung ito yung theta, ito ay 2 theta. So, ibig sabihin, yung D2 over D, yung 6, alam na natin yung D2. Diba? S is equal to R theta. E di yung R is? Ano yung R? 1. O di, 2 theta na lang yun. Tama? Ito din ba, class? Okay? Ito ha, S is equal to R times theta. Pero hindi theta na tinilagay. Kasi R alpha. Kung nari. Okay? So, ang R is 1. Ang alpha natin is 2 theta. So, this is
2 theta over 6. Pwede na ba? Maroon na ba? O, next, doon tayo sa D1. Ito rin. Napag-usapan naman natin, nung triangle natin, naglagay ka ng triangle dito, tapos tumama sa diameter, okay? By default, basta yung circle mo, tinamaan yung isang side, ay diameter na isang diameter, yung isang side ng triangle, anong uri ng triangle yun? Right. Right triangle ka yun. At yung diameter, yun na yung kanyang pinakamahabang side. This is also automatic na hypotenuse. Ibig sabihin, ito ngayon yung right angle mo. Ako ha? So, ibig sabihin, kung may hypotenuse ka, okay, na 2, tapos may theta ka na 2, pwede mong malaman yung D1. Ano ba yung D1 dyan? Adjacent? Or ano tawagin natin? Sine or cosine? Ito ba? Ito. Kahit nakabaliktad, kailangan mong malaman yan. O yan, o. Ito ang theta, o. Ito yung 2. Ano to? Adjacent. So, ibig sabihin, to get the cosine theta, so cosine theta is, ano yung cosine theta? Ano natin diyan? D1 adjacent. That is, D1 over 2. Hindi na niyo, class. Okay? So, ibig sabihin yung D1 over 1 na natin. That is, 2 cosine theta over, okay. O, di ba? Very hard. So we have negative 2 over 3 sine ng theta. Tapos derivative nito ay, yun na, plus 2 over 6. Di ba ito 1 third na rin ito? No? So plus 1 over 3. Okay, o yun na, makukuha mo na ang theta. So ito magiging 0. So we have, cancel na rin yung 3. Okay, so we have 2 sine theta equals to 1. So ang theta is arc sine of 1/2. Okay? Ano yan? Okay, ano yung answer? Ano yung theta? Ano ba? 0.15. Ay, nakarin dyan sa'yo. I-multiply niya ng 180 over 5. Okay, para mag-degrees. Kasi nasa degrees ang prices. 30, sir. 30, ayun. So the answer is? 30 degrees. So, diba? Memorize. Okay, so na-encounter niya. 30 na yan, 30. Actually, common din yan ah. Pero may mga pinapaltan-paltan lang dyan. Ang pinapaltan lang dyan, yung diameter radius, yung and velocities. Okay, ngayon, kung gusto ninyo, ito na dira, ito, pwede na itong pagtanda natin yung mga radius and velocities dito, okay? Pwede nyo na yung maging formula na yung tatandaan, okay? Sir, yan under it, sir, ng quadrate or difficult? Ito, difficult yan, difficult. Okay. Pero, pwede nyo itong makasip na solve na agad, ito na rin tandaan nyo, yung team minimum is equal to, ito, di ba ito ay diameter? Taka, yung 2, lagay mo na lang, 2R, tapos cosine theta of yung velocity sa water of D1, okay, plus 2 theta, okay, 2 theta over V2. Yun na rin tanda ninyo. Yung R, V1, and V2 are given. Diba? Given. Okay? So, ibig sabihin, pag tinatanda na yung V1, V2, makakalim mo ba ako yung theta doon? Okay? I-substitute nyo na lang dito. Yun yung magiging general formula. Para hindi nyo nakalang gawin yan. Pero at least,
is pagka nagilita ang gawin, ito po ito. Medyo, para hindi matagal. Hindi naman ito last, para ganyan lang yung approach. Yeah. Difficult test, yeah. Ano? Yan ang may difficult. Oh, difficult na yan. Difficult. Kasi, hirap naman talaga yan eh. Sipin mo, di ba? Paano mo nalaman na kailangan ko kung lagyan ng ganito? So, hindi na mahirap dun eh. Ito, madali na makarating dito. Madali ka makarating dito kung ano mo na meron ito. Di ba? Saka alam mo na meron ito. Kaso, ang given ito lang eh. Tapos may isip mo na kailangan lagyan mo ng pages dito. Tapos kukuha mo yung angle na ito. May isip mo rin na dapat na ganito. So, medyo dun siya nagiging difficult eh. Diba? Mag-i-indus ka ng ibang mga properties. Okay? So marami. Ang marami kayo consider. Hindi niya nagpahirap siya. Okay? Pero karamihan ang answer lagi niya, 30. Madali yung answer. Okay? Okay, kaya. Kasi nagtutobre lagi yan. Nagtutobre lang. Basta given dapat yung velocities na isa at ito pangalawa times 2. So ito 3, then 6. Pwede kasi pa talaga mo yung 4. Ito 8. Madali lagi yan. Okay? So that's mga answer mo lagi ng 30. 30 minutes. Okay. Best one. Sige yan. Nakuha yung maximum minima. Okay. So, ito, difficult na ko. Yung iba, madali lang kanina eh. Diba? Kaya-kaya. Okay? Sige. Let's proceed with number 23. Now, dito natin ma-maximize time rates. Okay? Pag time rates class, speed lang yun. So, yung sabihin, dinilipad din mo na siya with respect lagi sa time. So, ibig sabihin, halimbawa, how fast, pag sinabing, how fast does this person walks away from a lamp? Mga ganon, di ba? So, kung how fast is walking away, edi ito yung x na distance niya, edi yung nilalayo niya. Ibig sabihin, ang tinatanong dun is, dx over dt. Ayun din ba, class? Pagka meron kang cylinder, tapos sabi sa'yo, how fast is the height increasing. Kung mara, ganun ang tanong. Increasing. O, di ibig sabihin, ang hinahanap ay meron kang height, nag-i-increase yung height, dh over dt. Basta how fast, marami na yan. Kapag sila yung fast, we are asking for speed. Diba? The rate. Ayan. Kaya, paano pa masarabi nyo sa'yo, how fast is the volume changing? That is, dv over dt. Yan yung tinatanong. O kaya naman, given siya. Sabi sa'yo, the volume is changing at a rate of 20 meters per second. And instead na hinahanap yung volume, the rate of change, ang binigiven yung volume na rate of change. Hindi na yung mga class. O kaya meron naman, kunwari triangle, diba? Tapos may theta, tapos sabi sa'yo, how fast is the area changing? O, then tinatanong is dA over dA. O kaya, how fast is the angle between the two adjacent sides changing? Ganun ulit. D delta over dt ang hinahanap. So, sa huli, kailangan mo lang i-derivate with respect sa t. Ayun din ba, class? Okay? So, dyan mo mapasok yung prinsip. Okay, try natin yung number 23. Okay? Para masolve natin. So, syempre, dahil yan ay with respect sa t, ang option na natin, o expect na natin ang answer is in terms of time. Okay? So, dapat anyway, number 23, wala nakalagay na yung unit. A conical vessel, 12 centimeters deep, so vessel, ito yan, cone. Okay, ganyan yan. Right? Tapos, 12 centimeters deep, ibig sabihin, ang depth niya is 12 cm. Okay? Tapos, and with a radius of 6 on at the top. So, meron siyang radius na 6. Okay, ganyan. Tapos, is being filled with water. If the rate at which the water rises, o ibig sabihin, hindi naman siya puno, meron na lang daw portion na puno ng tubig. Tama? So, ibig sabihin, nag-i-increase yung kanyang yung radius, ano ba, nag-i-increase? Bukod sa radius. Yung height. So, dalawa yung nag-i-increase, yung radius and yung height. Ngayon, binigyan ko sa statement ng problem, sabi niya, if the rate at which the water rises is 2 cm per second. So, malamang, ano yung 2 cm per second? Ano yan? 2 cm per second. That is, ano? Rate ng ano? Ano? Rate of change na? Given siya eh. Hindi siya unknown eh. Ano? Yung? Ano ba yung sabi rises? Nag-i-increase ang? Water. Yung water, o. Oh. Water na. So, ang nagbabago sa atin, H and rate, ano, height and radius. Yes. O, yung sabi niya, it is
rising at 2 cm per second. Malamang ano yun? High. That is high. So ano dapat to? E? Kung H ito, this is? DH over DT. Intindihan nyo ba ito, class? Nakuha, nakuha? I guess, ha? So given, siya hindi siya unknown. Pero kung unknown yan, ang tanong dyan, find the rate at which the water rises. So yung sa'yo, you're trying to find DH over DT. Intindihan nyo ba, class? So ito, given. Now, ang tanong, how fast is the volume increasing? So, ano hinahanap? V over dt. Okay, yan yung tanong. Given, dapat daw is, when the water is? 4 cm. Ano yan? 4 cm deep. So, ibig sabihin, ano yan? H is equals to 4. Nagtitin nyo ito, class? Okay? Kasi 4 cm deep. So, ito, naging 4 daw. Okay? So, syempre, palas na babago yung H and R eh. Dapat alam na din natin yung R kapag H is 4. Naka? Sir, ba't hindi constant yung going 4? Eh, naging increase ka eh. Dumating lang siya sa point na naging 4 yung height. Naka? Parang ito, kanina, di ba? So, ang nakuha natin value ng X is 5, ano yun? 2. Pero hindi naman laging sa 2 yan eh. Nagbabago-bago yan. Naka? Kaya lang ang value ko natin, X, Y. Naka? So, ganoon din dito. Yung H and R, variable. So, dumating lang siya sa point na H is equal to 4. So, kapag H is equal to 4, ano kaya yung R? Okay, yun yung gagawin natin. So, alamin muna natin yung R. Lagyan natin siya na right triangle section. Alam nyo, hinati ko siya ng ganyan. So, may makukuha kang section. Okay? So, that would be ito. Ito yan. Okay? Meron kang 6, tapos may height na? 12. Tapos yung portion na to, section na to, this is H is 4. Okay, H is 4. Ano yung R na lalabas? Pag H is 4. Ay, H is, ano pala? R, ano yung R? H is 4. Pwede ka gumamit ng ratio and proportion. So that is, magiging 12 over 6, 12 over 6, that is height over 6, equal yun sa height na 4 over R. So lalabas, R is 2. Okay? Intindihan niyo ito, class? Alright? Ayan na. So, ang kailangan kasi natin volume eh. Yung H, kasi sila may given, may ano. So we have, volume is pi r squared H over 3. Tama? So total, ang given is dH over dt. Dapat mawala yung R dito. Okay, mapalitan natin na H. Okay, mali pala yung ginawa ko. Wala. Variable nga pala yan, hindi dapat yung constant. Okay? So gawin ko H ulit ito. Ratio and proportionally tayo ah. So, mali yung ginawa ko dapat ko ay variable. Okay, o, ratio and proportion. Magiging 12 over 6 equals to H over R. So, ano kayo yung R? Ayan, dito ko siya. R is? H over? H over 2. Tama? So, H over 2. H over 2. Okay, o, yun ang lagay natin dito. So, volume is equal to pi over 3 times h over 2 square times h. Okay, so magiging volume is square dito, magiging pi over. Nakasunod ba kayo? Pag in-square mo yung 1 half, magiging ano? 1 4 times over times 3, that would be 12. Tapos, H? Cube. H cube na rin. Na lang, no? H cube. O, yun na. Kailangan na natin i-derivative. Ang kailangan natin ay dV over? dt. Ayan. So, ito naman, yung derivative mo with respect to t. Okay? So, magiging pi over 12 times 3 H squared over dH. Times, ano? dH over dT. So, kasi nga, hindi with respect to H. So, with respect sa T tayo. Okay? O, yun na. Direct sa conclusion na to. Pi over 12 times 3 times ang H is 4. Okay? Square. Ang dH over dT ay 2. Okay? And, yun na. Makukuha nyo yung answer. Which is? Pi answer. 8 pi, sir. Ayun. 8 pi. Okay? Very hard.
kasi pantay yung gilid niya at saka yung baba. Kasi ako, ito kasi pag ganun, sir, eh. Iba po yung makukuha mong area dito sa ganito, sir. Pwede, ang ginawa natin, kaya ang binigay sa kanya, hindi yung height yung stand height ng pero kung susunod pa rin yun. Yung stand height. Yung stand height. Nag-abandon yung stand height. Hindi, sir, yung height niya po. Kasi parang, sir, parang malabo, sir, na magkaroon ka ng 2 centimeter per second dun. Kasi kung sa mababa po, mapupuno mo siya agad. Ngayon, mas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 
na 2 cm sa ganung second block, sa 1 second block. Okay.
nilinaw ko kanina yung mga ibig sabihin na ano eh, no? Function, di ba? Ano ibig sabihin, no? Yung implicit. Ngayon, madali na to. At least, medyo nag-i-gets na kung paano mag-derivative na implicit. Imagine nyo kung kanina, medyo bago ka palang nag-i-implicit differentiation, di ba? Mahirap, mas mahirap siya mag-derivative. Problema mo na yung pag-derivative, problema mo yung pag-understand dun sa, no, sa problem. At least, ngayon, yung understand, yung comprehension na lang sa problem yung kailangan. Okay, number 24. Ito, ganun din ito. Diba? Ano daw, nag-i-increase yung kanya. Ano nag-i-increase dito? Volume. Diba? Ang constant na nag-i-increase yung volume. So, ilan daw na ba? So, basahin natin muna. A spherical balloon. A spherical snowball, pala, is being made so that its volume, kung nari, ito yung sphere, okay? So, ganito siya. So that its volume is increasing. So, nadating na rin yung volume niya. Okay, ganyan siya. Nag-i-increase yung volume niya at a rate of 8 cubic feet per minute. So, malamang ano yung given sa problem. If V is volume, ano yung 8 cubic feet per minute? Given nila, ano? D? dV over dt. So, that is 8 cubic feet per minute. Okay? 8 cubic feet per minute. So, this is 8 cubic feet per minute. Okay? Tapos sabi pa dito, find the rate at which the radius is increasing. Okay, ito yung sabi ko sa inyo, di ba? So, pansin nyo, ang pag-increase ng volume nito habang lumalaki, di ba? Pansin nyo, habang lumalaki yan, ang volume na lalagay ng konti lang. Habang, kunwari, nung una, ito yung nilaki niya. Eh, next na maglaki ng konti na lang, manipis na lang kasi yung volume niya consistent na nagbabago. So, malamang yung radius niya, konti lang ang nagaganda habang lumalaki na lumalaki. Para yung consistent na increase ng volume, constant. Entitan niyo ba, class? Kaya naman, sabi sa problem, sabi niya, find the rate at which the radius is increasing pero when the ball is 4 feet in diameter. Kaya siya binigyan na dapat may condition na yung radius o yung diameter is 4 feet. Diba? So, kung wala yung 4 feet na yan, hindi natin masusolve yan kasi talagang iba-iba yung increase niya per iba yung increase niya per second. Diba? Ito yung problem. So, constant increase yung volume pero the radius is not increasing constantly. Okay? So, paano mo pala malalaman kapag yung isang value is increasing or decreasing constantly or it is not increasing or decreasing constantly? Okay? Paano mo malalaman yun? Parehas lang yan sa linear equation at saka yung mga curve, naka-curve na equation. Kagaya nito, balikan natin ito. Pansin ninyo, kapag constant ang pag-increase ng isang bagay, dapat yung given is constant yung answer. Kagaya nito, it is increasing constantly at 2 cm per second. Pero yung sinolve natin, it's not constant increasing. It's actually constantly increasing at a rate of d3h squared dh over dt times pi over 12. Diba? Ito yung nasolve natin, di ba? Na dt over dt. Ibig sabihin, dependent yun sa h. Diba? At yung value ng dh over dt. So kung constant man yung dh over dt, kasi given sa problem na constant yan, but yung h squared natin is a function. So depending sa value ng height, yung value ng pag-increase ng volume. Entendin ba, class? So, in the same way, ganun dito. Okay? Malamang, yung radius natin, hindi constant yung pag-increase. Entendin ba, class? So, pag habang nagbabago yung radius, nagbabago din ang dr over dt. Ang nagko-constant lang na increase ay? Alin ang constant na increase dito? Yung volume. Okay? Bakit? Kasi, given sa problem, sabi niya, it increases at a rate of 8 cubic feet per minute lang. Constant na yun. Okay? Pero kung sinabi sa problem na, it is increasing at a rate of 2x, parang gano'n, di ba? Cubic feet per minute, okay? Ibig sabihin, hindi na siya constant. Variable na yung pag-increase niya. Hindi lang ba ito, class? Okay. So, yun yan, ha? Anyway, sabi natin, dr over dt, ito yung hinahanap natin. So, i-relate natin ang volume dun sa rate.
radius. Okay, so the volume is volume ng sphere 4π/3R³. Okay, o yun na yun. Hanapin natin yung derivative with respect to time. So dv/dt is 3 magiging 4π/r² na lang. Eh, syempre, may over dt tayo, kaya ito ay times dr/dt. Eh, dito na ito, class? O yun na. O ito, given na ito. This is 8. We have 4π. Ang r, given na rin. Ano yung r natin? Oh, ang r is, hindi 4 ha? Saan yung 4 feet? 2 feet. Kaya ito yun. So, ang r is 2 feet. Okay? So, yun ay lagi natin dito. 2 squared times dr/dt. So, therefore, our dr/dt is equal to 0.159. Okay? So that is feet per minute. Very hard. Sir, kasi pala hindi ko naging variable constant ko yung R kasi hindi pa rin ko yung R. Pero hindi constant na to. Kasi may respect ko. Pero technically, kung gusto mong hanapin na find the rate of change of R, ang answer talaga yun, ito, dr/dt is equal to ito. Ito yun. dv/dt or yung dv/dt constant naman siya eh. Kasi sabi sa problem, h siya. So, magiging 8/4π/r². Yan talaga ang formula for dr/dt natin. So, mag-simplify mo yan, that will be 2/πr². Yan yung dr/dt. Yan talaga yun. Na kahit anong value ng r na kaisip mo ngayon, ito na yung rate of change niya per value of r. Nakahan? Okay, so, class. Unless, meron kang kailangan na iba pa, na kailangan mo siyang i-input muna para ma-identify yung ibang values. Paano yun, sir? Yun yung nasa next na problem. Meron tayo next na problem para yun. Anyway, the answer is letter A. Okay? Ayan, ito. Sakto ito. No? Question, pero balita. Question number 24. Regas na. Yung iba pa. Questions pa. Kailangan yung i-dive nito ha. Kasi syempre, kayo mag-take ng board. Kailangan. Before kayo uwi. Malinaw lahat. Okay? Para pagkakag-isa na lang kayo, kaya-kaya yung presyo mo sa kita. Okay? Lahat, questions. Agets? Itindihan lahat, itindihan. Okay? Oh, sige. Tuloy natin yung number 25. Yung number 25, yan na eh. No? Depende sa pangailangan eh kung paano mo siya i-substitute. Okay? O oh, ito. 25. The height daw ng circular cylinder is 50 inches. O constant siya, di ba? Decreases. Hindi talaga siya constant. Nag-decrease pa lang. Talaga nag-decrease. Okay? Wala ko constant eh. So, ito yung ating cylinder. Okay? So, hindi ko gagawin itong 50. Ilalagay ko na lang muna is H kasi variable siya. Okay? H. Eh, tapos, meron siyang decreasing. So, meron siyang dh/dt. Tama? Pero pag decreasing na class, hindi na yan increasing eh. Siyempre, diba? So, pag decreasing, may symbol na tayo doon. May sign convention tayo. Lahat na pinag-usapan natin, puro increasing. Pero pag decreasing na yung term, ine-negative mo na yung rate niya. Naka? So, ibig sabihin, ito ay hindi to 4 inches per second. Hindi? Negative 4 inches per second. Get it, ito, class? Okay? So, yun yung dh/dt. Tapos, and, tapos given, ito ay h is equal to 50. Alam niyo bakit kailangan ibigay yung 50 na h? Kasi nga, for that particular time, okay, nagbabago-bago rin yung lahat ng bagay sa kanya, eh, sa radius. So, ibig sabihin, nag-assign na ng 50 para alam mo kung ano yung magiging parang ito, yung value na for that particular time. Sir, yung h variable okay, yan. Okay. Variable yan. So, kaya siya nagbigay ng 50 para meron ka lang alam na for that specific of time, meron siyang sarili dh/dt. Tama? So, kagaya lang din yan ang sinusaw natin kanina pa na for r, naglagay tayo ng 2 para alam yung dr/dt for that particular time. Sir, paano ko rin pala pag hindi siya variable at constant na ano yung rate o yung ano? Yung variable. Yung ano, yung ito.
Okay? Pag hindi sinabi ng isang trisi, pag hindi siya sinabi na nag-i-increase siya, constant yun. Pagka sinabi, itong value na ito, nag-i-increase to. Okay. Basta sinabi, it is increasing or it is decreasing, basta it is changing. Variable yun by default. Okay? Magbigyan ka ng example. Ito, basta mo din ang counter dito eh. Kunwari, ito. You have a ladder. Okay? That is sliding down the wall. Kunwari yung ladder to. Tapos sinabi sa problem, the ladder is 20 meters. Natapos na doon. Ako ha? Tapos sabi niya, the ladder is 20 meters and leaning on the wall. Okay? Now, the upper part of the ladder slides down the wall. So, malamang, ano nangyayari sa height na to? Variable ba? Diba? So, ibig sabihin, variable ba or constant? Variable. Variable. Now, while the ladder is sliding down, the foot of the ladder slides away from the wall. Ano ko ha? Siyempre, diba? So, malamang, yung base niya is? Variable na rin. Nandiyan yung bablas? Yes, sir. Pero yung 20 meter ladder, question, constant or variable? Constant. Paano natin nalaman ng constant? Hindi nagbabago. Una-una, syempre, obvious. Yeah? Imposible naman yung ato mo, humahaba yung wall. Ay, yung ladder. Syempre, hindi na yun, diba? Pero may kasi yung obvious eh. Yeah? So, doon, wala kasi sinabi na the ladder is 20 meters tall, diba? Tapos, and is increasing. Walang gano'n. Statements, malamang, papunta mo na yung string, igagay mo na siya, zero. So ito, pero itong X, sabi niya, how fast is the base of the wall moving away from the wall, or the base of the ladder moving away from the wall, so gano'n ito kabilis lumalayo, so ano malamit na variable? When the base is 20 meters. So ngayon, nabagin na, okay, X is equal to 20, but deep inside, alam natin na siya ay variable. Spontaneously, meron lang siyang X na 20. Unlike the ladder, na whatever time it is, no, kahit saan ka pang nangyari, lagi siya 20. Kasi hindi sinabi sa problem na it is increasing or kaya decreasing. So, ang keyword lang na kailangan niyo hanapin para malaman kung variable niya. Basta may salitang fartness, pinaritera niya ng salitang increasing or decreasing at ang sabi niyo, Ramos? Pero yung pinapababa ng y equal to sa nilalaki ng x? Not necessarily. Hindi pala. Hindi. Kasi minsan, paano pag halimbawa ganito yan? Okay? Pag konti lang ang baba ng y, automatic konti lang din yung ilalakas ng x. Pero kapag nandito ka na, di ba? Konti lang yung... Hindi. Ibig ko sabi niya rin, mababa po ng 2 cm, 5 meters po yung ladder pababa sa y. Oo. So 5 meters din po ba yung ladder sa x? Hindi. 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 Kasi kung gusto mong malaman, actually pwede mong i-try yun eh. Kunwari, ganito. Halimbawa, gawin na natin ito ay 4, 3, tapos 5. Okay? Ngayon. Eh di ba 5 lang ito? Gawin natin ito, babaan natin siya na 2. Magiging 2 to. Tama? So automatic ba ito 5? Di ba? So kunwari, di ba binabangan siya ng 2? Ulitin ko. Kunwari, ito ay from 4, 3, tapos ito yung 5. Diba? Ladder yan. Bumaba siya, naging 2 meters na lang. 2. From 4, naging 2. So, syempre, kung parehas na lang ibinaba, kung 2 yung nababa dito, dapat 2 rin yung nadagdag sa kabila. So, magiging from 3, magiging 5 siya. Eh, ito 5 na 2 eh. Diba? So, possible yan. Para sa isa, right triangle. Yeah. So, kung gusto mong malaman kung ilan yung ibinaba niya dito, kung bumaba siya at naging 2, para malaman kung itong value na to, ano gagawin natin? Pythagorean. Tama? So, 5 squared minus 4. Yun ngayon, yung ibinahin yung in-increase niya dito sa x. So, meron kang 3 plus something dito. Kasi yun, di ba? So, kung kaiba, hindi yan lagi naman. Hindi yan pantay ng pagbaba ko. Okay? So, ganun siya. Nagmumukha lang siya ganun to. Pero, hindi. At pero, kasi gawa nito, constant. Unless, of course, ito yung mag-a-adjust yung ladder. Pag nag-adjust yung ladder, ahaba yung ladder. Ahaba yung ladder. Para gano'n. Okay? Malinaw na? Malinaw yung iba? Nakuha? Nag-gets ha? Nag-gets? Nag-gets ha? Baka tumatawa na lang rin. Tapos ang to.
malinaw naman, sir. Bakit lang kayo yung idea ng vibration? Okay, hindi mo sir talaga tanong. Oo, mas okay talaga. Actually, mas okay na yan eh. Mas nakakalungkot na pagka walang tanong eh. Kasi alam mo minsan, pag walang tanong, ay dalawa lang eh. Ito natutunan talaga nila. Kasi alam na nila, or wala talaga natutunan. Chinese yung nangyayari eh. Chinese kasi eh, pagka nagsasalita yung nasa harap, Chinese ka talaga. Wala kang itatanong eh. Di ba? Kasi, parang ano yung sinasabi nito? Okay, not necessarily constant. Paano yung sa ladder and yung sa height, yung wall and yung base. Okay, so ganun yung nangyari dito. Now, and tapos while the radius, ito naman daw yung radius niya is, yun, constant. The radius base is 20. And hindi nga constant, increases. So hindi rin pala, dalawa yung variable natin. Yung R is also variable. So yung R natin is 20, pero it is increasing. Okay, pag increasing, dr over dv. Given yun, ang rate ng increase niya is 1 inch per second. So ito ay positive, negative? Positive. Positive. So positive 1 inch per second. Okay? So may h, may r ka na. Okay? At what rate is the volume changing? So ang tinatanong ay, ano tinatanong? So, ito yung hinahanap. Okay? So, ang ganyan. Ulit, gagawa tayo ng way na i-relate natin kung ano yung variable nito at saka variable nito. Kasi sila yung may dr over dt at saka dh over dt. Okay? Kaparehas lang na ginawa natin dito at saka dito sa isa. Okay? So, we have volume is equal to pi r squared h. Sakto. Okay? May h and may r. Ngayon, question. Kailangan pa ba natin na i-convert yung h in terms of r or yung r in terms of h? Magaya na ginawa natin sa code kanina? Yes or no? Yes. Hindi na. Actually, ibigilipanin natin siya ng ganito. Bakit? Kasi sinabi sa problem, dalawang variable. Okay? Pero kung walang sinabing dr over d, sinabi niya, basta r is equal to 20. O kaya basta wala ito. Diba? Gagawa tayo ng way na yung h, yung r mapapalitan. Dapat in terms of h na. So, ibig sabihin, kung ano lang yung given na rate of change, yun yung ititira mo sa equation. Okay? Pero nagkataon, dalawa yung given, dalawa din yung ititira natin. Hindi na naklas? Okay? Sige. Ito yung ipatikan natin. With respect to time. So, magiging dv over dt. Ano ang sabi natin? Pagkano nito? Okay? So, pi, ang r is 20 squared. Ang dh over dt is? I. Negative 4. Okay? Negative 4. Tapos plus pi, yung h is 50. Tapos we have 2 times r, which is 20. Tapos ang dr over dt ay 1. Lahat naman, i-substitute natin, no? 400.
Okay, so ano yung DB over DD? Letter D. Letter D, 1, 2, 5, 7. Okay, cubic inches per second. Okay, very? Alright. Pero mas madali naman ito, kasi sa mga nauna, I think, parang mas madali pa ito. Kasi diretso na siya eh, ha? Then it's a solution na. Okay? May hindi na ito kasi ha, nag-gets. Okay, nag-gets yan ha?18 square plus 4 square.
So A is equal to 18.44. Very easy. Madali lang to, ah. Madali lang ang letter A. No, kayang-kaya. Okay? Nag-i-guess ba ito, class? Nag-i-guess, nag-i-guess. Okay? Oh, sige. Ito, mga terms na lang to. Number 27. Oh, ito, ah. Madali lang yan. If g of x is differentiable at point x and f of x is differentiable at point g of x, then ang f of g of x is differentiable at x. Ano yan? Yon, that is chain rule. Okay, kasi nasa loob eh. Basta pasok sa loob, chain rule yun. Okay? Number 28, the blank of a function represents infinitesimal change in the function with respect to, or with respect to, yeah, whatever parameters it may have. That is derivative. Okay, letter B. Change means the derivative means change. Actually, sobrang liit na change. Kaya siya infinitesimal change. Okay? Number 29. It is known as the loss of indices. Ano yan? Loss of indices. Okay? That is loss of exponent. Okay? Or the exponential loss. Okay? Number, iba yung power rule ha? Ano yung power rule? Saan yung power rule din yan? Loss of powers ang tawag yan. Pwede loss of powers or loss of exponent. Eh, yung power rule. Sa derivative yun. Diba? Pag uli-derivative ka, okay? Magkaiba yan. Number 30. It is the maximum or minimum. Ayun. That is the extremum. No? Letter D. Okay? Number 31. If y is equal to y of u, it's a function u and u is a function of x, okay, then you d of d is what? Ganito siya. Y na lang is f of u. Yan. Tapos yung u is equal to f of x. Okay? At ano daw du over dx, dy over dx. Equal yun sa derivative of y with respect to u. Tama? Paano mo ito binag-3 derivative itong y in terms of x? Implicit lang yan. Diba? Diba y is f of u? Tama? Pagkari, y is equal to u square. O paano mo yung derivative na dy over dx? Nagay mo yan. That is 2u times du over dx. Paano naging 2u to? Kasi ito ay dinerivative mo in terms of? Dinerivative in terms of? U. Diba? So, ibig sabihin, pag dinerivative mo ito with respect sa x, dy over dx is derivative nito, dy, with respect to u. Diba? Tapos, sa kami multiply na du over dx. Yun yung ginawa ko. Which is? Letter D. Okay? Dy over dx. Yung implicit, ginagawa na natin ito pa yan sa implicit differentiation. Diba? So, ganun na natin. Okay, number 32. In order for a function to be continuous at a point, this must be true. O, para maging continuous, ano nga yun? Diba sa ganun na may mga discontinuity? Ano nga yun? Discontinuous? Ano ginawa natin? Pinonvert natin sa piecewise. Diba? Nalagyan natin ng value para dire-direto siya continuous. Para pagka sinasubject mo mismo yung limit, mag-i-exist siya, hindi na siya undefined. Tama? Tapos, bukod pa doon, syempre, it must be defined kapag yung 0.00001. Yan yung mga yun, di ba? Tapos, whether 0.001 or negative 0.001, parehas ang answer. So, yung letter B at letter C, yun yung ginagawa natin to obtain the limit. Diba? Kaso, yung problem na yun, ginagsinusolve natin para makuha ang limit, discontinuous pa rin yun. Unless, i-substitute mo na mismo yung value at hindi siya mat-error. Diba? Nung sinabsitute mo na yung value, ito yun, yung letter A. The limit must exist at that point. So, ibig sabihin, itong tatlong to, yan yung requirement para masabi, continuous. Hindi na yun, class? So, yan. Basta all of this. Yan yung requirement. No? Okay.
Number 23. The blank is the number in front of the term with the highest power of x. Okay, or highest power of x. Ano ba? Ito sinasabi niya, kunwari meron ka x raised to 5 plus x raised to 4. Ano yung highest power dyan? 5. Okay? So, ibig sabihin, ano answer dito? Yung? Ano? Yung? That is the leading coefficient. Actually, kasi, yun yung nasa front of term. Ito yung term, di ba? Ang nasa unahan yan, hindi naman yung 5 eh. Ang nasa unahan is? Yung 1. No? The leading coefficient. Okay? Try in front. Yun lang. Nasa lang yung front eh. Yung leading. Okay, number 34. The blank of a function is the set of all real values or which the function is real value. Kala kasi. The blank of a function is the set of all values na may answer siya hindi man error. Diba? Ano yun? That is the domain. Okay? Pwede nakakala lang yung value niya. Pag kailang i-intindihin mo lang. No? It is the set ng lahat ng values na yung f of x mo daw is may answer. Okay? Real value. Domain ng x. F of x, yung range, yung output. Okay? Okay, number 35. The two functions f of g defined by this equation and this equation for g real are add positive. Real add positive or anyway, ito dalawa ko. Ano daw meron sa relationship sa kanila? Are they equal? Not equal? Equal rules niya. Ano yan? That is, not equal, okay ba yan? Ibang value ulit sa, x o sa t. Magkahalap lang sila, diba? Pero okay ba yan? Isa time, o isa x, diba? So, nagtataon na na medyo hawig yung equation nila. Pero hindi magkakalas na. Okay? Number 36. If functions f and g have domains, na d of df and dx. Sala yung domain, diba? Yun yung value ng output, diba? So, yung functions na ito yung domain nila. Then, yung domain nila, kung pinag-divide mo daw is, talagay niya niyan. Meron ko dyan ko ba? Ayun. Now, that is, intersection of the domain of f and domain of d. Pero without zeros of function g. Ano yung sabihin ng zeros of function g? Ibig sabihin, equal sa zero. Okay, bawal yun. Kasi yung g, denominator yan eh. Diba? Bawal ang denominator na zero. Okay, so yun yung sinasabi niya. Pag zero, so hindi nakaka-equal sa zero. Okay, number 37. The graph of f of x and that of x of f of x plus 2 r. Ano yan? Ano relationship na yan? Mula dito, ano ginawa niya? Plus 2 tayo. C. Diba? That is shifted 2 units to the left. So, to the left yan ha. Ang ginagawa plus, pag nag-increase ka ng plus ka dito, parang sa ano yan, di ba sa inyong power, sa mga, sa ano natin, sa ii nyo, di ba? Pagka meron kang lagging, tsaka leading, tanda nyo yun, paano ka maglalag? Naiwan. Pagka add ka ng theta, di ba? Paano ka mag-delete? Magpa-minus ka ng theta. Doon sa equation. Ganun siya eh. Doon sa loob. Sa x ka mag-add, magpa-minus. Okay? So, tanda nyo, basta plus ng value ka dito, ishimit mo yan. Kung ina-graph mo yan, halimbawa, ito yung sinusoidal signal mo. Kunwari, ito yung f of x. Okay? Pag nag, kapag doon, naglagay na lang f of x plus phi, okay, ano nangyari? Ganito na siya. Diba? Ito yung ina-trust mo sa x. Ina-trust mo siya sa kaliwa. Okay. Hindi na ito class. Okay? Shifted to the left. Ito na yung f of x plus theta. Okay? Pagka x, pagka phi naman is negative theta. Hindi nag-drive ka naman. Halimbawa, f magiging x minus phi na yan. Pagka ganyan, ito naman siya. Ito yung dinagdag mo. Phi. Okay? Shifted to the right ang tawag mo dito. Naka? Domain niya sa domain. No? Sa output mo. Okay? Sa domain, so sa domain ko, sir. Oo. Domain, nag-plus ko ka sa domain. So, yung out, hindi, yung sa out, tama, domain pala. Range pala, sorry. Range siya, range. F of x plus 2. Yung function, yun yung range mo eh. Range to range to. Yung output function. Okay? So, shifted, 2 units to the left. Yung mismo function natin. Range yung function. X is domain pala. Okay? Ayan na. Okay, number
38, let the closed interval ba ito daw? The domain of the function F. Ayan pala yun. Yung domain na to is given by, palagay na ano yan? Magulo sa magulo. Ano yan? Nag x minus 3 ka, ang output, kapag F of X, ang output daw is, pag F of X, ang domain mo is A, diba? F of A and F of B. Ngayon, meron ka na F of X minus 3. Ano na magiging output ngayon sa F in terms of F of ganito? Isipin nyo na lang ganito, class. F yung A, oh. Okay, so kayo, ano ba ginang X na ngayon? That is, X minus 3 equals to A. Tama? Oh, so magiging ulitin ko. Okay? Kanina, ang F of X dito, tama? Yes. Which is equal yan sa ginawa natin F of A kunwari, pinasok ko yung domain natin na A. Tama? Ngayon, binago natin yung domain sa loob. Naging F of X minus 3. Tama? So, ano na ngayon ang magiging F of X mo? Okay, o yan yan. A equal to X minus 3. So, pag transpose mo yan, X is equal to A plus 3. So, ibig sabihin, ang F of X mo na ngayon is hindi na F of A, kundi F of A plus 3. Nakikita niyo ba, class? Okay? Pinantan mo kasi yung A, ginawa mo X minus 3 dun sa problem. Okay? So, ibig sabihin, the answer is letter B. Very hard, no? Very hard. Okay, number 39. Ito. Let A be the interval, be the range. So, ito range na to, range. Range naman to. So, dun sa range, sa F of X, nag-minus ka ng 4. Hindi ka dun sa X, nag-minus ng 4, ha? Dun sa F of X. Okay? Ano kayo ang magiging bagong interval ng range mo? So, that would be range na yan, ha? Hindi na yung domain. So, magiging A minus 4. Ganda yung difference kanina. Pagkaya natin ito. Ito, domain. Doon sa loob. Sa loob ito. Tama? Ito, range. Okay? Doon sa labas. Before, A plus infinity, yung output, ginawa mo, minus 4 sa labas. E di A minus 4 lang din doon sa labas. Okay? Sir, itong infinity, walang minus 4. Negligible yun. Ay, infinity yan eh. Okay. So, kahit mag-minus ka dyan. So, di ba may ano to, sir? May yung bracket tsaka yung mga parenthesis ah, may meaning. Oo. Oh, yung bracket, di ba, included yung A tsaka si B sa domain? Oo. Oh, oo, oh, meron yun. Sige, lagay natin dito para alam din ng iba. Okay? Pagka ang statement is X is greater than 0. Okay, oh, kunwari, ayan, yun lang. X is greater than 0. Pwede mong ilagay sa symbol yan na parenthesis mula sa 0 papunta kahit lahat infinity na to, di ba? Yes, so, 2 positive infinity. Pagka nilagay mo X is greater than or equal to 0, kasama yung sign na yun, instead of parenthesis, included yung 0. So, bracket ang nilalagay mo. So, that is 0 to positive infinity. Okay? Ang infinity, ang partner lagi niyan, parenthesis. Wala kang makikita ang infinity dito na 0 to infinity. Sir, included yung infinity din yan. Wala yan. No? Kasi you can never reach infinity. Tama? So, kaya never yung magiging included. No? Para naman pagka-alimbawa ganito, nakalagay ay 2 less than x less than 3. Ganyan. Between 2 to 3. O, dyan ay magiging 2 tapos to 3. Then yung domain. Tama? Pero pag nilagay mo ito ng equal sign, okay, ganyan, paano na yan? Bracket. Ibig sabihin, included yung 2. Tama? So, ang tsura na yan, ganito. 2 to 3. Tama? Pag naman rin bawa, ito lang yun, tapos ito yung naka-equal sign. Ibig sabihin, greater than 2, but less than or equal to 3, ang symbol nun, ganito, tapos 2, tapos bracket. Tama? Included kasi. Pag parehas included, less than or equal to 2 is greater, x is greater than or equal to 2, but less than or equal to 3. Okay? Parehas bracket yan. 2 to 3. Ang term sa ganitong bracket is, ito, yung pag-bracket, ang tawag dyan, closed interval. Ang term. Okay?
gate close interval. Pag open, itong term na open, tawag yung open, interval. Kaya pala sa A. Pagparedis pala, tawag yung open, interval. Tapa? Open interval. Ayan, mabasa open yan. Hindi ka sasa, hindi sakto. Okay? So, yan lang siya. No? Mali na ba? Ako na? Mali na yung difference mga ito. Yan lang. Okay? So, yan siya. Okay, number 40. Ito, the equation of y is equal to absolute value of x with y is equal greater than 0 represents, ano daw ito? Okay. Y as a function of x. No, madali lang naman. Madali lang ito kasi, na-absorb ko ba? Okay po, wait lang po ha, huwag po muna tayo mag-leave guys. Sandali lang po, meron lamang po kaming ilang mga announcements, no? Siya nga po pala, habang nintay po natin yung mga powerpoints po natin, bukas po, ini-invite po namin kayo sa ating pong live webinar, no? Ulitin ko po ha, bukas po, naka-live po tayo, mismong live po yung aking pagtuturo, no? Dito po sa ongoing po na ating REE review, no? Isasama po namin kayo, guys, no? Bukas, no? 9 AM po, connect na po kayo bukas, no? Para po sa ating Direct Current Circuits Part 1, no? So, this is part of our review course, no? Pero, ibibigay po namin ng libre sa inyo para makita nyo po kung paano po yung pinaka-latest naming setup na ginawa po dito, no? Sa amin na kwarto dito, no, para po makita ninyo, masundan po ninyo yung aming mga ginagawa, no. So makikita nyo rin po na yung setup po namin dito ay medyo kakaiba po sa marami, ano po, yung ginagawa po namin, no. Antabay lang po tayo at sineset-up na po namin yung ating pong week number 3, no po. Andiyan na po yung ating week number 3. Papakita po namin sa inyo, guys. Antabay lang po ha. Huwag po muna pong mag-leave tayo. Please, huwag po muna. Yan, meron pa po tayo mga participants. Marami, konti. Tuloy po tayo. Tuloy po. Pero sana po, baka po pwede. Huwag nyo naman ipagdamot yung, ano, yung Zoom. Di nyo naman sila makakatabi dyan, ano? Hindi nyo sila makakatabi dyan sa tabi nyo dahil individual po tayo dito, kanya-kanyang bahay. Pagkalat nyo naman po sa inyong mga kaklase, no? Ipagsabihin po ninyo sa inyong mga kaklase, no? Mga kaibigan, mga katropa, no? Mga kung nagtatrabaho na kayo, yung mga katrabaho ninyo, no? Pakisabihan po ninyo sila para po makita po nila at matulungan din po namin sila. At syempre, makilala din po ang ating review and training center. Ano po? Ano, partner, kamusta? Tabay lang po ah. Medyo nagkakaroon lang po tayo ng konting technical problems po. Basta po bukas po 9 AM connect na po kayo, no? Yain niyo na po yung mga kaklase niyo, no? Especially if you are a fifth year student, no? Kahit first year lang kayo, pwede, no? Eh lalo yung mga fifth year, no? Kasi kayo yung magre-review na po para makita niyo po ng actual, no? Yung mismong setup po namin, no? Pinaka-latest. And we dare you, no? Ito hamon po namin, no? We dare you to compare our setup with the other center pagdating sa online review, no?
So, bawal pa po kasi ngayon ng mga face-to-face na yan. Eh, no? Kung meron man nagpe-face-to-face, eh, napaka-delikado po nun. Ilan na ba ang kaso ngayon? 32,000 may higit. 32,000 na. O, 32,000 na. Ingat po tayo, lalo po sa area ng Manila. No? Yang area po na yan ay yung Sampaloc area. No? Wherein, nandiyan dyan po ang mga review center. Eh, medyo marami pong kaso. No? Hindi natin alam. Alam ko po, walang nagko-conduct ngayon ng mga face-to-face na yan. No? Pero parang may nakita ko sa bandang Baguio ba yun? No? Baguio. O, punta kayong Baguio. No? Pero ingat pa rin kayo, may kaso rin doon. No? So, the best na po itong ginagawa natin. No? Pinaka-safe na paraan. Ano? Ayan. Konting tiyaga lang po at ano, partner, kamusta? Ano na nangyari? Wala pa. Tsaka po pala, yung atin pong RE, may magandang balita po ako sa inyo. Baka gusto nyo po, while you are a student or ongoing kayo, hindi pa naman kayo magte-take ng September, no? Kung April kayo magte-take, no? Meron kaming magandang offer. Kahit ngayon kayo magte-take, no? Kung September kayo magte-take, may offer po kami sa mga estudyante ng EE, no? Sa ano lang po ito ha, sa mga EE student ha. Meron tayong third year, fourth year diyan, fifth year na hindi pa po graduate, no? Ulitin ko ha, yung mga hindi pa graduate, 5,000 lang po yung ating REE online review, no? It's good only for 5,000 pesos, no? So, ganun lang po ang inyong babayaran, no? Para po sa ating online review. Review course po, ha? Review course. Ulitin ko po, ha? Kasi naririnig din tayo ng ating mga enrollees, no? Mga graduate na kasi, no? Sa mga estudyante po, no? Ongoing pa lang yung kanilang klase, no? Gusto nyo mag-advance review, it's good only for 5,000 pesos sa REE review. Pati RME review, dinamay na namin, 5,000 lang rin. No? Take 5,000 po. So, 10K lang, may dalawa ka ng review. No? So, ganun po. No? Okay, guys? So, siguro po, hanggang dito na lang po. Kasi tayo po yan, na, baka gutom na po kayo. At invite ko na lang po kayo bukas. I'll see you tomorrow, guys. Thank you, guys. Salamat po.